Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang asawa kong tinitingala ng lahat. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 1426 bago pa makapagsalita si Ganggang, ngumiti si Zubaji at nagpatuloy na sinabi, "Ganggang, bakit ka nasa Carter Mansion din? Nandito ka ba dahil alam mo na darating ako? Mayroon ka ba naisip ang tungkol sa aking panukala? Ikaw ba handa nang lumipad kasama ko? Kahit-kahit na ordinaryong hitsura mo at hindi maaari ihambing sa mga asawa ng aking kapatid, kaya ko tanggapin ka parent kung ano ka." Bago sila pumasok sa sinaunang libingan, tinutokso ni Zubaji si Ganggang at iminungkahi na sila ay maging isang mag-asawa. Kahit na sinabi niya na ang hitsura nito ay ordinaryong, ginawa iyon ni Zubaji. Nainisin siya. Si Ganggang ay as maganda bilang isang diyosa. Paf! Ang malamig na mukha ni Ganggang namula nang marinig iyon. Siya ay labis na napahiya at galit na galit ay: "Sino ang nais na pumunta kahit saan sa iyo? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Panipi." Si Zubaji ay masyadong kasuklam-suklam. Paano siya naglakas loob na asarin siya sa harap ng napakarami mga tao? Kung hindi siya mahina, Ganggang ay hack Zubaji sa mga piraso. Tawa ng tawa si Daryl. Hindi niya masabi na natuwa siya. Nakita ang galit na ekspresyon ni Ganggang. No wonder siya ang Big Brother. Si Zubaji lang ang naglakas loob asarin si Ganggang. Zubaji. Huminahon si Ganggang at sinabi kay si Zubaji ay malamig, "Huminto ka sa Napter Ayayvate. Kalokohan, haharapin ko ang pagtatalo natin mamaya. Narito ako upang makuha si Daryl. At Dauchen, pinapayuhan kita na tumabi ka at itigil ang pakikialam sa ibang tao mga gawain." Panipi. Pagkatapos, sinaman ni Ganggang si Daryl. Dahil siya ay nadapa Daryl, determinado siyang hindi na bumalik walang kamay. Dauchen. Hindi kinuha ni Zubaji ang kay Ganggang pananakot sa puso kahit konti. Nang banggitin niya si Dauchen, ang biglang lumiwanag ang mga mata. Pagkatapos, ibinaling ni Zubaji ang kanyang ulo upang tumingin. Kay Daryl, "Kapatid, nasaan ang aking malate na kagandahan, Dauchen? Siya ba dito? Panipi." Nagpahinga na siya sa loob. Sagot ni Daryl, "Ako. May kasamang ngiti. Magaling yan. Hindi ko siya nakita para ilang oras. Miss na miss ko na siya." Zubaji tumawa at kinusot ang kanyang mga kamay tuwang-tuwa. Pagkatapos, lumingon si Zubaji kay Ganggang. At sinabi, "Sa palagay ko dapat kang umatras. Itigil ang pagpapanggap na cool. Alam mo na hindi ako nakikipaglaban sa mga kababaihan. Si Daryl ay kanyang kapatid, at Dauchen ay isang babaeng minamahal niya, paano siya hayaan mo silang ilayo ni Ganggang?" Swoosh! Nagbago ang mga ekspresyon ni Ganggang. Siya sinaman ng tingin si Zubaji at sumimangot, "Ay sinusubukan mong makialam sa aming usapin." Si Zubaji ay hindi tumugon, siya nagkibit balikat. Para bang iniisip niya ang kanya kabanata 1426 na halata ang paninindigan. "Damn you, Zubaji. Sa tingin mo natatakot ako sa iyo?" tanong ni Ganggang malamig. Buzz. Matinding panloob na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Ganggang. Pagkatapos, sumugod siya pasulong at inatake si Zubaji brutal. Si Zubaji ay sanhi ng labis sa kanya gulo ng maraming beses, hindi niya kaya mas matagal pa. May, inaatake mo talaga ako." Si Zubaji ay hindi nagpanik kahit na sumugod sa kanya si Ganggang. Siya chuckled at teased, "Suot mo. Napakaliit na damit. Hindi ka ba natatakot niyan? Makakakita kami ng isang bagay na hindi natin dapat makita kung sasalakayin mo kami. F5/6. Gatlang M. Ang kanyang tono ay nakaka-relax, ngunit ito ay mapaglarong. At sinadya na asarin. "Ikaw malabog B*starred. Ganggang." Namula, siya ay matingkad. "Dapat patayin kita ngayon. Panipi." Habang sumisigaw siya ay pumasok na silang dalawa isang matinding away. Woo! Ang mga tao sa kanilang paligid, Zoran, si Debra,
at ang iba pa, ay labis. Tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ang bakbakan ng dalawa. Masidhing hangin. Si Daryl ay hindi kapanipaniwala na sa sabik at nagpapasalamat sa laban na yan. Yensik. Kabanata 1427. Salamat na lang dumating si Zhu Baji oras kung hindi man, ang pamilya Carter hindi makatakas sa kamatayan. Kahit na siya ay nagpapasalamat, Daryl's. Ang mga mata ay matalim pa ring nakatingin kay Ganggang. Halos lumuwa ang mata niya. Tama si Zhu Baji, tumingin si Ganggang maganda sa laban na yan. Ang balangkas ng ang kanyang perpektong figure ay ipinakita. Ang bawat tao'y ay mesmerized kapag sila. Nakita iyon, hindi nila magawang tumingin sa kanya off siya. Hindi lamang ito si Daryl, ngunit ang Carter ang mga kalalakihan ay namesmerized din. Hindi alintana ni Ganggang ang karamihan ng tao ay nakaog sa kanya. Kinagat niya ang labi at nakatoon ang kanyang panloob na lakas sa maximum, nagpatuloy siya sa pagpapadala na kamamatay na pag-atake kay Zhu Baji. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay naghina pa rin Juan. Kaysa kay Zhu Baji. 10 minuto ang lumipas, at mayroon pa rin siya pa upang talunin siya. Sa kabaligtaran, nagawa ni Zhu Baji. Ay ipit siya mukha siyang nakaka-relax habang siya iniiwasan ang mga atake ni Ganggang, at siya nagpatuloy sa pang-aasar sa kanya. Anong pabangong suot mo? Ikaw ang bango-bango, mamatay ka na lang. Panipi. Kung mamatay ako, sino ang magpapahalaga ang iyong kagandahan? Volume. Bumantong hininga si Daryl ng mapagtanto na kinontrol ni Zhu Baji. Ang sitwasyon. Malakas siyang sumigaw, kapatid Zhu, iiwan ko ito sa iyo, mayroon pa rin ilang bagay na dadaluhan, mangyaring maghintay hanggang sa makabalik ako. Hanggat nandoon si Zhu Baji, Derry, ay hindi kailangang gawin iyon sa kanyang sarili. Hindi na alalahanin si Ganggang siya ang pinakamahalagang bagay kay Derry, sa sandaling iyon ay upang bumalik sa bago mabilis na mundo at makipagkita kay Yvette Lane. Go! Go! Ngumiti si Zhu Baji habang siya winagayway ang kanyang mga kamay. Pumunta at ayusin ang iyong mabilis ang mga bagay. Hanggat nandito ako, hindi ang isang tao ay maglakas loob maging walang ingat. Dahil alam niyang si Dao Chen ay nasa Carter Mansion, ang focus ni Zhu Baji ay sa kanya. Sa sandaling iyon, gusto niya Ganggang upang umatras upang siya ay makapunta at tingnan ang Dao Chen. Wala siyang pakialam sa iba pa kay Daryl mga negosyo. Nang pumayag si Zhu Baji, tumanggaw si Daryl. Napakahusay. Salamat, kapatid Zhu. Daryl ay hindi natakot sa kung ano ang Zhu Baji gagawin kay Dao Chen. Kung sa bagay, siya ay ang babae ni Lubo. Nang makausap niya siya, nararamdaman ni Daryl ang kanyang katalinuhan at karunungan. Kahit na si Zhu Baji ay isang mabait na tao, hindi niya gusto maipanalo siya sa kanya. Dahil hindi na niya dapat alalahanin. Iyon, naramdaman ni Daryl na parang naging timbang inangat ang kanyang balikat. Pagkatapos, tiningnan ni Daryl si Debra at ang iba pa. Debra, Yvonne, kailangan kong gumawa isang paglalakbay sa bagong daigdig, babalik ako malapit na. Panipi. Si Debra at ang iba pa sa kanila ay naging natigil sa foren ng Peach Blossom Forest ilang araw. Marami silang pinagdaanan. Nang mga paghihirap, kaya dapat siya ay manatili upang samahan sila. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ginawa ni Yvette wala pang natitirang oras. Goal. Huwag mag-alala tungkol sa amin. Dapat kang bumalik ng ligtas. Si Debra, Yvonne, at ang iba pa ay tumanggaw same time na paalala nila sa kanya. Tumanggaw si Daryl at binalingan. Zoran, pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa Carter Mansion. Hoy, tigilan mo na, Daryl. Ganggang nanginginig sa gulat at galit nang siya nakita yon. Magmamadali na sana siya pasulong na pigilan siya. Gayunpaman, hinarang siya ni Zhu Baji, pagtatangka bago niya magawa iyon. Si Zhu Baji ay may isang nakasisindak na pagtingin sa kanya. Mukha bakit may mata ka sa aking maliit na kapatid? Hindi ba akala mo mas masaya sa paglalaro sa akin? East, alternasyon. Umalis ka sa aking paraan.
Galit na galit si Gonggong kaya siya. Pinadyak ang mga paa niya. Gayunpaman, hindi niya magawa. Kahit ano tungkol dyan napilitan siya. Ipagpatuloy ang laban kay Zhu Baji. Gayunpaman, ito ay tila hindi siya mananalo, kaya nagsimula siyang magpanik. Kabanata 1428. Samantala, hindi huminto si Daryl para magpahinga sa buong paglalakbay bago siya. Sa wakas ay naabot ang New World Royal Lungsod. Gayunpaman, hindi siya pumasok sa lungsod, siya tumungo sa Moonlight Lake sa salabas ng bayan. Pinanggako niya kay Yvette na gagawin niya iyon salubungin mo siya sa Moonlight Lake dati ang martial arts kasalpaligsahan. Nais niyang subukan na palabasan siya. Sa sandaling iyon, ang buwan ay naghang mataas, at mga bituin na may tuldok sa langit. Ang Moonlight Lake ay tumingin bilang nakamamanghang parang isang pagpipinta. Nang makarating doon si Daryl, nakita niya ang isang ilang mga figure sa tabi ng lawa. Siya ay nagkaroon. Inatasan silang magtungo sa bago mundo muna. Sa sandaling iyon, mayroon lamang Zephyr, Levin, at Vault Dixon, Nimbus wala doon. Kapatid Daryl. Ang tatlong magkakapatid na Dixon ay natuwa nang makita nila si Daryl. Sila mabilis na pasulong upang salubungin siya. Nakita mo na ba lahat si Yvette, Derry? Tinanong sila ng may pagmamadali. Siya ay nagkaroon inatasan ng apat na mga warlord na maghintay para sa kanya malapit sa Royal City. Siya nakalimutan na sabihin sa kanila na hintayin si Yvette partikular. Napakamot ng ulo si Zephyr. Hindi namin ginawa makita mo siya naghintay kami malapit sa Royal Lungsod nang dumating kami, ngunit hindi tingnan mo si Miss Yvette. Huminga ng malalim si Daryl, naramdaman niya ay konting balisa. Parang si Yvette hindi palabas. Mabigat ang palasyo binabantayan, at kahit sa tulong ni Sloan, maaari pa bang makalusot si Yvette palabas ng Royal Lungsod habang iniisip niya yon, nagscan siya ang kanyang paligid. Pagkatapos, tinanong niya, ni ang daan, nasaan si Nimbus? Piti naging seryoso ang ekspresyon ni Zephyr. Siya sumagot, nagpunta siya sa Royal City upang siyasatin. Si Zephyr ay mayroong magkasalungat na ekspresyon sa ang mukha niya. Sa maghapon, narinig namin na may nagpanggap na isang alagad ng Elysium Gate. Nag-set up sila ay tumigil at nagbenta ng mga elixir, at inaangkin nila na ikaw ang gumawa ng mga elixir. Napag-usapan at nagpasyang payagan pumunta ka at siyasatin ito. Ano? Nagpapanggap ang mga tao mula sa Elysium Gate at ginagamit ang aking pangalan upang ibenta ang mga elixir. Sumimangot si Daryl, nagalit siya. Sino ang magiging matapang? Habang iniisip niya iyon, kaagad niya binigyan sila ng mga tagubilin. Kayang-kaya kayo teka dito kapag nakita mo si Yvette, kunin mo siya isa, para hintayin ako dito pagkatapos. Mabilis na pumasok si Daryl sa Royal Lungsod, alam niya na maraming makapangyarihan magsasaka mula sa lahat ng iba pa ang mga mainland ay nandyan para kay Yvette paligsahan sa kasal sa martial arts. Ang buong Royal City ay mayroong maraming uri mga tao sa makatuwid, ito ay normal para sa isang tao kahit ano re-enter, kli ito ng isa dagdag. Apat upang magkaila bilang kanilang Elysium Gate mga disipulo upang makilala ang ibang mga tao. Gayunpaman, napakalayo na nila ng kailan. Ginamit nila ang kanyang pangalan upang magbenta ng mga elixir. Siya. Kailangang siyasatin ang bagay na iyon. Hindi nagtagal, pumasok siya sa Royal City. Ang mga lansangan ay bumulwak sa buhay, mga nagtatanim. Ay saan man. Naglakad siya sandali, at di nagtagal ay siya na narinig ang isang kaguluhan sa malapit. Nakita niya ang isang stall na nagbebenta ng mga elixir sa harap. Sa kanya, parang ang daming tao nagtipon sa booth. Ang may-ari ng stall ay isang matandang magsasaka may puting buhok. Siya ay tumingin kaaya-aya at payatot, ngunit ang kanyang mga mata sparkle. Tumayo sa likuran niya ang apat na lalaki, ginawa nila hindi gaanong matalino, ngunit hindi parang mahina din sila, sila ay mga emperador ng martial. Ang lakas pa ng matanda ay higit pa hindi mo ari. Sa sandaling iyon, si Nimbus ay nasa gitna ng debate sa matanda. Ayokong ipagpatuloy ito. Kalokohan sa iyo mag-impake na ngayon. Kung hindi man, huwag mo akong sisihin sa pagiging ako bastos.
Panipi. Oh, bakit ganun, Panipi? Dahil isa ako sa Elysium Gates. Apat na mga warlord, nagpanggap kang galing ang Elysium Gate upang magbenta ng mga elixir dito, at inaangkin mo pa rin na ang aming sekta ginawa ng master ang mga elixir na ito. Ito ay isang nagtataka ako na hindi ko sinira ang iyong stall. Si Nimbus ay nagpatuloy na nakikipagtalo sa matandang lalaki, namumula ang mukha niya. Ang nakapaligid. Karamihan ng tao ay tinuro sila habang sila tinalakay din ito. Ang isang tunay na miyembro ng Elysium Gate ay mayroon nadapa sa isang pekeng, pupunta na ito. Upang maging kawili-wili. Ang taong ito ay napakalakas, sigurado ako na ang elixir na ipinagbibili niya ay hindi magiging peke. Sino ang nakakaalam, tingnan natin. Mabilis na lumapit sa kanila si Daryl. Siya tumingin kay Nimbus at tinanong, ano nangyayari? Nang sinabi niya iyon, sinubukan niya ang lumang mga kapangyarihan ng tao ng may pag-iingat, at siya ay nagulat. SRRCK Kabanata 1429 Antes ng langit na pagtaas. Ang matandang ito ay nasa antas ng langit na pag-akyat. Kapatid Daryl. Natuwa si Nimbus nang makita si Daryl, tapos, agad siyang umungol, ito. Ang matandang lalaki ay gumagamit ng Elysium Gates pangalan upang ibenta ang mga elixir dito. Inangkin nila na ginawa mo ang mga elixir na ito. Oh, tumanggaw si Daryl habang nakatingin ang matandang lalaki. Magalang niyang sinabi, Mister, ginagamit mo ang pangalan ko sa scam, iba mga tao, hindi ba medyo immoral iyon? Hindi sana naging magalang si Daryl kung iba yon. Gayunpaman, mayroon siya walang pagpipilian, yung matandang yun din makapangyarihan, ikaw si Daryl Darby. Ang matandang lalaki laki kay Daryl habang tinanong siya. Tumanggaw si Daryl at sumagot, oo. Ang matanda ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkabalisang, umiti siya kay Daryl at tumanggaw naman. Ang langit ay hindi bigo, nagpapanggap ako sa iyo upang magbenta ng mga elixir, at sa wakas natagpuan ko ikaw. Pagkatapos, ang apat na lalaki sa likuran niya pumalakpak at nag-chuckle. Natagpuan namin siya. SSE, Master, ang iyong ideya ay napakatalino. Kaya, siya si Daryl Darby. *, anong nangyayari? Si Daryl ay naguguluhan sa tuwa ng apat na lalaki. Ito, maliwanag na sila ang matanda. Mga alagad ng tao. Paumanhin. Ngumiti ang matanda at tumama sa bilis ng kidlat. Siya agad na sinubo ang mga akupong si Daryl. Hindi makapag-react si Daryl sa oras. Siya pilit, at biglang hindi niya magawa gumalaw. *, natigilan si Daryl. Naisip niya na gumamit ng kakatwa ang matanda. Paraan upang masabunutan ang kanyang mga acupoint. Ang matanda. Ang tao ay hindi lamang selyo ng kanyang mga acupoints, ngunit nagawa niyang pigilan si Daryl, larangan din ang enerhiya. Kapatid Daryl. Nagbago rin ang ekspresyon ni Nimbus. Sigaw niya at sasugad na sana pasulong. Gayunpaman, bago pa man niya magawa lumapit kay Daryl, sinaktan ng matanda muli, Nimbus ang pilit at nanatili sa ang lugar. Napanganga si Daryl. Ang matanda ay ginamit ang pangalan ni Elysium Gate upang magbenta ng mga elixir. Siya. Ginawa ito upang akitin si Daryl sa bukas. Ang tunay na layunin ng matanda ay upang makuha Daryl. Woo! Natigilan at nagalit si Daryl. Siya. Sinaman ng tingin ang matanda. Ginawa ng bago pinadalhan ka ng World Emperor. Wala siyang galit sa kanya sinuman. Nasa New World sila Royal City, at iba pa kaysa sa bago World Emperor, wala siya ibang mga kalaban. Ang matanda ay hindi tumugon sa kanya, siya lumingon sa kanyang mga alagad at sinabi, huwag tumayo ka lang dyan, ilayo mo siya. Oo, guru. Pagkatapos ang apat na lalaki ay nagtungo kay Daryl. Dalawa sa kanila ang kumuha sa Daryl sa kanyang mga braso, bit-bit ng dalawa pa ang paa ni Daryl. Pagkatapos, tumakbo sila sa malayo. Iniwan ng matanda ang kanyang stall at sumunod na suit. Kapatid Daryl. Balisa si Nimbus nang makita niyang inagawan nila si Daryl. Siya sigaw ng malakas habang sinubukan niyang sumugod, inaabangan upang iligtas siya, ngunit ang kanyang ang mga acupoints ay tinatakan. Kaya niya panunuurin lamang habang inaalis nila si Daryl.
ang apat na kalalakihan ay may kabuuang panloob na enerhiya. Inangat nila si Daryl at tumakbo ng mabilis tulad ng lakad sa isang iglap lang ng mata, sila ay nasa labas na ng lungsod. Hindi sila kasama ng bagong World Emperor. Kudlit. Sumimangot si Daryl, naguluhan siya. Kung sila ang New World Emperor's mga kalalakihan, dadalhin sana nila siya sa ang palasyo. Gayunpaman, kung hindi sila kasama ng Emperor, sino ang matandang iyon at ang kanyang apat na alagad? Tinanong ni Daryl ang matanda, "Hoy, sino ikaw ba? Saan mo ako dadalhin?" Kabanata 1430. Daryl, tumawa ang matanda at sinabi, "Huwag kang magpanik, wala akong gagawin sa iyo. Dinakip lang kita kasi ako. Desperado na para sa kapakanan ng pagtupad ng aking wish ng anak na babae, hihingi muna ako ng paumanhin sa iyo." Anak na babae. Natarante si Daryl. Hindi niya alam umiyak ba o tumawa. Sino ang iyong anak na babae? Kilala ko ba siya? Panipi. Ang matandang lalaking ito ay nagpanggap na ako at magbenta ng mga pekeng elixir para lang madakip ako. Pagkatapos, sinabi niya na gusto ng kanyang anak na babae para makita ako. Sino siya? Derry, napagnilayan ng matagal ngunit hindi makabuo ng anumang konkreto. Ngumiti ang matanda at walang sinabi. Inutusan lang niya ang apat na lalaki na ako ay magpatuloy sa bilis. Sa sandaling iyon, Derry. Hindi alam na ang matandang lalaki ay si Eric Scope, ang sect master ng Icefire Island. Ang Icefire Island ay matatagpuan mga 400 kilometro ang layo mula sa bagong daigdig sa timog dagat. Ito ay hindi isang malaking isla, ngunit mayroon itong kakaiba tanawin. Ang isla ay may matangkad na bundok na tatakpan ng niyebe sa buong taon, at damaloy ang lava sa paanan ng bundok iyon ay kung paano ito nakuha pangalan. 1,000 taon na ang nakalilipas, isang kakaibang lalaki mula sa New World ng hindi sinasadya nadapa at nakarating sa Icefire Island. Ang natural na mga kababalaghan ng isla agad na akit sa kanya, kaya siya ay binuo ng isang sekta doon. Simula noon, umiwas na siya. Ang buong mundo at bihirang makipagsapalaran sa mundo ng mga magsasaka. Per-E. Kabanata 1430. Si Eric Scope ang 17 na sekta ng sekta Panginoon. Ang Icefire Island ay mayroong kaunti mga kasapi habang iniiwasan ang mundo at bihirang makihalubilo sa iba pa. Dagdag pa, malayo ang kinalalagyan nila. Ang mainland. Ang buong sekta ay nagkaroon ng mas kaunti kaysa sa 10 miyembro sa kabuuan. Ang apat na lalaking nagdala kay Daryl ay ang apat na huling alagad ni Eric. Ang mga ito ay quadruplet. At mayroon sila inabando na kinuha sila ni Eric nang madapa siya sa kanila mga 30 taong nakalipas. Ang apat na lalaking iyon ay pawang lahat brawn at walang utak. Sila ay kaunti walang muwang at mapurol. Ibinalik sila ni Eric sa Icefire Island. Bilang kanyang mga alagad, una niyang pinangalanan ang mga ito. Saklaw, ikalawang saklaw, ikatlong saklaw, at pang-apat na saklaw. Napagtanto ng unang saklaw na si Daryl ay balisa, kaya't siya ay lumapit sa kanya at sinabi, "Huwag kang kabahan. Kukuha lang kami makita mo ang aming little junior sister." Mas mahigit, idolo mo siya nang sinabi niya iyon, tumingin ang First Scope napakamisteryoso, subalit ang kanyang boses ay malakas. Pagkatapos, ang iba pang 3 nag-chim din. "Ano ang ibig mong sabihin, idolo?" "Little junior gusto ng ate si Daryl. Gusto niyang magpakasal, siya." "Oo, oo, oo. Mukha itong taong masyadong maislan sa pananamit guwapo, siya ay isang mahusay na tugma para sa aming little junior sister. Kaya dapat bang tawagan natin si Daryl na maliit bayaw?" Hindi alam ni Daryl kung tatawa siya. Kabanata 1430 o umiiyak. "Tayong lahat, manahimik kayo." Si Eric, na nakapasok sa harap nila, nakasimangot habang siya saway sa kanila. Ang kanyang apat na alagad ay walang muwang at masunurin, at sila ay napakatalino sa maraming aspeto. Gayunpaman, wala sila filter nang magsalita sila. Gasp! Ibinaba ng apat na lalaki ang kanilang ulo at hindi na naglakas loob na magsalita. Sila ay takot sa kanilang Panginoon at wala iba pa.
Matapos ang ilang oras, sa wakas ay naabot nila ang A-Manor sa tabi ng bundok at tubig. Ang manor ay naiwan sa mga lugar ng pagkasira para sa maraming taon, may mga cobwebs. Kahit saan maliwanag na mayroon ito matagal nang inabandona. Gayunpaman, ang isa sa mga silid ay iningatan malinis, at may mga ilaw pa rito. Nang nasa pintuan na sila, ang apat. Nagsimula na namang sumigaw ang magkapatid. Little Junior Sister, ang iyong idolo ay narito. Hindi, dapat mong sabihin ang lalaki siya ang iniisip ay narito. Panipi. Oo, tignan mo ako, nakalimutan ko yun muli. Panipi. Sino ang Little Junior Sister sila? Patuloy na banggitin. Sumimangot si Daryl. Siya nakikita na ang apat na lalaki ay nagpalamang kanilang Little Junior Sister. Pinandilatan ni Eric ang kanyang mga alagad kaya sila tatahimak. Pagkatapos ay itinulak niya ang bumukas ang pinto at pumasok sa silid. Humirit. Kabanata 1431 Kabanata 1431. Matapos niyang itulak ang pagbukas ng pinto, si Eric malumanay na sinabi, "Mahal kong anak na babae, dinala kita Daryl Darby. Dapat mo wala ng panghihinayang sa buhay." Ngumiti si Eric nang sinabi niya iyon. Gayunpaman, mayroon ding kalungkutan sa kanya tono. May kakaiba ang anak na babae ni Eric sakit, hindi niya kaya mabuhay ng mas matagal. Gusto niyang makita Daryl bago siya namatay. Nanginginig si Daryl at hingal. *6, ito ang napakagandang babae. Na ang apat na kalalakihan ay nabanggit lamang ngayon. Kudlit. Daryl, napansin ang isang mahina, maliit na tao ang kama. Mayroon siyang isang nakakaakit na figure. Ngunit, ang kanyang buong mukha ay itim at namamaga. 16. Kabanata 1431. Mahirap tingnan siya. Ang babaeng nasa kama ay kay Eric anak na babae, Stella Scope. Si Stella ay naging 18 lamang sa taong iyon, siya ay maliwanag at maganda. Habang siya ay lumaki sa Ice Fire Island siya buong buhay, lagi niyang ginusto. Tingnan ang labas ng mundo mula noong siya ay bata pa kalahating taon na ang nakalilipas, nagkaroon siya ng snock. Sa labas ng Ice Fire Island habang siya ama ay hindi nagbigay ng pansin. Gumala siya ng ilang mga mainland, at siya ay nakarinig ng maraming mga kwento tungkol kay Daryl. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang niya siya. Siya narinig na itinatag niya ang Elysium Gate, na kung saan ay sikat sa buong angsyam na mainland, sa murang edad. Hindi ang isa pa ay maaaring nakakamit kung ano Daryl. Nagawa na. Mula noon, nagpagamot si Stella. Si Daryl bilang idolo niya. Nagpunta pa siya sa World Universe upang makita kung maaaring makilala niya siya sa personal. Sa kasamaang palad, kalahati sa paglalakbay, nalason siya ay isang maganda. Ginang, ngunit ang lason ay naging pangit sa kanya. Ang kanya. Nanghihina na rin ang katawan sa araw na rin. Nang malaman ni Eric ang tungkol sa kanya kondisyon ng anak na babae, siya ay sama ng puso at walang magawa oras dahil halos walang nakakaalam kung paano upang pagalingin ang partikular na lason. Kaya, makakahanap lang ng paraan si Eric dakopin si Daryl at dinala sa kanya upang matupad ang kanyang huling hiling. Daryl Darby, nanginginig at nagalak si Stella nang makita niya ang lalaki. Siya hada kaaya-aya ng boses, ngunit tumunog ito ng kaunti. Kabanata 1431 mahina at mahina. Kahit na lagi niyang iniidolo. Daryl, iyon ang unang pagkakataon na mayroon siya kailanman nakilala siya. Bigla. Wala si Stella. Natuwa lamang ngunit medyo nahihiya din. Ngumiti si Eric, ang kanyang mga mata ay puno ng lamang, mahal kong anak na babae, kinuha ko napakalaking pagsisikap na makuha si Daryl dito, masaya ka ba? Ano? Dinakip niya si Daryl. Kudlit. Napatalon si Stella nang marinig iyon. Siya tinignan si Daryl ng mabuti at napagtanto na ang kanyang mga acne points ay natatakan. Bigla. Medyo nabalisa siya. Tad, paano mo siya makukuha? Siya isa. Si Daryl Darby. Derry, ay ang kanyang idolo, paano siya tatay gawin mo yan 4/6? Kabanata 1431.
Tumawa si Eric, wala siyang pakialam sa yan. Pagkatapos, malumanay niyang sinabi, hindi ba sabihin na nais mong makilala siya sa tao? Dinala ko siya dito, dapat ikaw ay masaya, panipi. Iisa lamang ang anak na babae ni Eric, kaya minahal niya at pinahaba siya mula pa noong siya ay bata pa. Sisibog pa siya sa palasyo upang makuha ang emperor para sa kanya kung iyon ang gusto niya, pabayaan na lang Daryl. Ni hindi niya pinapansin ang isang mata. Tatay, naramdaman ni Stella na walang magawa. Gusto niyang sabihin isang bagay ngunit hindi alam kung saan magsimula. Nais niyang makita si Daryl, ngunit ang mga pamamaraan na ginamit din ng kanyang ama Crudo Bomb antong hininga si Daryl. Sa wakas, kabanata 1431, naintindihan ang nangyari. Ang batang babae ay Nullison, at siya wala nang natitirang oras. Ang kanyang ama ay dinakip siya dahil humanga siya. Siya gusto niyang salubungin siya ng babae tao upang matupad ang kanyang panghuling hangarin. Ganyan ay ang kadakilaan ng isang magulang. Noong una, medyo galit pa rin si Daryl. Gayunpaman, naawa rin siya kay Stella. Kahit-kahit na ang batang babae ay hindi tumingin maganda sa sandaling iyon, siya ay malapit ng mamatay sa tulad ng isang batang edad. Nakakaawa naman. Kabanata 1432. Sa sandaling iyon, si Derry ay hindi pa rin alam na ang Stella ay isang napakarilag babae na pangit lang siya dahil sa ang lason. Habang iniisip niya iyon, tinanong ni Daryl, "Nullison ba ang babaeng ito?" Oo, tumanggo si Eric, napuno ang mga mata niya. May sakit sa puso at walang magawa. Siya ang sekta ng Ice Fire Island Master at isang tao sa langit. Taas ng pagtaas, ngunit hindi siya makatipid. Ang kanyang minamahal na anak na babae. Ito ang pinakabagay na ironic. Ngumiti si Daryl at nagpatuloy na sinabi, kung tama ang hulaan ko, Nullison siya ang corpse flower, di ba? Pagkatapos, tinignan ni Daryl ng mas malapit si Stella sitwasyon. Ang corpse flower ay isang lubos. Makamandag na halaman. Lumaki ito sa mga lugar kung saan nagtagpo ang mga masasamang espiritu. Ito partikular na hinihigop ang mga nutrisyon mula sa mga bangkay, kaya't ang pangalan nito. Nabanggit ang Infinite Elixir Manual, tipunin ng lason ang biktima nito. Larangan ng enerhiya upang mapabilis ang kanilang kamatayan. Isang namatay ang ordinaryong tao sa ang lugar, ngunit ang mga magsasaka ay maaaring mas mababa kaysa sa 10 araw. Iyon ang nangyari kay Stella. Paano mo nalaman? Si Eric ay sobrang gulat na narinig niya ang kay Daryl pagmamasid. Tumingin din si Stella at ang kanyang 4 na kapatid kay Daryl. Lalo na si Stella, puno ng mata niya. Malalim na paghanga, hindi nakakagulat na siya isang et. Kabanata 1432. Ang idolo niya, agad niyang nahulaan anong nangyari sa kanya. Ngumiti si Daryl, siyempre, hindi lang iyon, ngunit makakaisip din ako ng pangontra. Galit na galit siya nang kinuha nila siya laban sa kanyang kalooban, siya hindi sana sila tinulungan. Gayunpaman, nararamdaman din niya ang kay Stella kabutihan, hindi niya kayang panoorin mamatay siya. Ibig mo bang sabihin iyon? Si Eric ay natigilan, pagkatapos ay nagtanong siya ng mapilit, paano ginagawa mo ba ang antidote? 1. Hindi mo kailangang malaman iyon. Daryl. Ngumiti at sumagot, ngunit ito ay kaunti nakakagulo. Kailangan kong hanapin ang sangkap para sa pagkuha ng elixir. Tapos, tumingin si Daryl kay Eric. Kaya, mangyaring alisan ng takbo ang aking mga acupuncture point, hayaan mo akong hanapin. Ilang mga sangkap upang likhain ang antidote elixir. Panipi. Nabanggit ang Infinite Elixir Manual. Na ang isang tiyak na clear bright elixir ay maaaring maging pangontra sa corpse flower. Lason gayunpaman, nangangailangan ito ng ilang bihirang mga sangkap. Ito ay tumagal ng ilang oras upang hanapin mo sila. Alisan ng takbo ang takip ng kanyang mga akupong. Si Eric ay umaasa para sa isang gamutin, ngunit siya naging maingat nang marinig niya ang kay Daryl mga salitang inisya niya ang lalaki. Huwag subukang maglaro ng mga trick sa akin, alam ko yan ikaw ay may husay sa paggawa ng mga elixir.
Kung hindi, hindi ako nagkukunwari. Upang ibenta ang mga pekeng elixir sa iyong pangalan upang akitin. Ikaw dito gayunpaman. Mataas ang mga mata at tono ni Eric. Ang panlunas sa corpse flower lason ay nawala para sa higit sa 1,000 taon, walang sino mang makakaya gawin mo na kaya, huwag subukang manloko ako, nais mong i-unseal ko ang iyong acupoints points para makatakas ka, diba? Mahinahong tanong ni Eric na para bang mayroon siya nakita sa plano ni Daryl. Si Eric ay nakapunta sa maraming mga lugar at binisita ang maraming bantog na doktor upang magpagaling ang kanyang anak na babae, ngunit hindi siya naging matagumpay. Pinakamahalaga, mayroon siya inagaw si Daryl. Duda niya na ang ililigtas ng tao ang kanyang anak na babae. Sigurado si Eric na ginamit lang ni Daryl na bilang isang dahilan upang tumakas. Kapag siya sinabi na nais niyang hanapin ang sangkap, dapat ito ay isang ruse. *6, ang matandang ito. Gusto ni Daryl na umiyak nang makita ang pagpapasya ng matanda, ang kanyang kabaitan J0. Ay hindi pinahahalagahan, mahal kong anak na babae. Ngumiti si Eric kay Stella, nakilala mo na ang idolo, sigurado ako na wala ka nagsisisi na panipi. Pagkatapos, lumingon si Eric kay Daryl at sinabing, walang ibang kahilingan, mangyaring manatili sa pamamagitan ng ang kanyang tagiliran at samahan siya bago siya namatay. Papakawalan kita pagkatapos niyang pumasa. *6, sinabi ko na may iligtas ko siya, ngayon pa hindi ka naniniwala sa akin at gusto mo ako manatili dito hanggang mamatay siya. Ano ang loika ito, kudlit? Nakaramdam ng pagkalungkot si Daryl. Gusto niya sagot ngunit pinigil ang dila, gayunpaman. Kabanata 1433, Tay. Ako. Nag-aalalang sinabi ni Stella, hayaan mo na lang si Daryl. Bakit? Naguluhan si Eric. Akala niya si Stella humahanga kay Daryl. Bakit niya gugustuhin na payagan siya? Pumunta ka. Ay, kinagat ni Stella ang labi niya. Malumanay niyang sinabi, siya ay sikat na bayani. Nasiyahan na ako na nakilala ko siya sa personal. Ako ay isang tagahanga lamang na malapit ng mamatay. Ako naman. Hindi niya kaibigan, kaya paano ko siya hihilingin na panatilihin ako? Kumpanya, panipi. Nakasimangot na naiisip si Eric. Alam niyang tama si Stella. Nagkamali na siya. Nang mahuli niya si Daryl. Mas malala pa ito noong siya tinanong si Daryl na manatili at samahan ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, kung hahayaan niya si Daryl na umalis, hindi siya magiging kayang makita siya. Hindi ba iyon magiging higit sa kanya hindi masaya? Bigla na lang nakaramdam ng salungatan. Mataray na tumango si Daryl. Kahit na ang matanda ay walang katwiran, ang kanyang anak na babae ay mabait at pag-unawa gasp. Ang apat na magkakapatid, na tahimik lamang kay Stella tagiliran, nagsimulang tumugtog sa pag-uusap. Ano ang ibig mong sabihin, little junior sister? Dinakip namin si Daryl para sa iyo. Bakit ikaw pa hindi masaya? Panipi. Oh, sa palagay ko nakukuha ko ito. Ang ibig sabihin ng little junior sister ay siya ay walang relasyon kay Daryl, kaya't hindi ito makakagawa kahulugan para kay Daryl na manatili sa tabi niya. Sa kanilang mga talakayan, biglang nagkaroon ng first scope idea. Nagningning ang mga mata niya habang sumisigaw kay Eric, Master. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng little junior sister. Gusto niya pakasalan mo si Daryl, panipi. Pagkatapos, ang iba pang tatlong magkakapatid ay pumalakpak. Kasunduan. Ves, oo, kung ang little junior sister ay asawa ni Daryl, kung gayon, obligado siyang panatilihin ang kumpanya. Master, palamutihan natin ang silid at magkasal. Malaki, magandang ideya ito. *6, nagbago ang ekspresyon ni Daryl habang nakikinig sila. Ang apat na taong may pag-iisip na iyon ay maaaring makakaisip anumang bagay. Sa parehong sandali, naramdaman ni Stella na nasa kama sobrang nahiya. Nag-aalala siyang sinabi, manahimik ka. Ayaw ko. Nais niyang sabihin na ayaw niyang magpakasal. Daryl,
Gayunpaman, labis niyang hinahangaan ang lalaki, kaya napalunok siya ng salita. Ito ay isang karangalan na magpakasal sa kanyang idolo. Gayunpaman, ito ay nakakahiya pa rin sa kanya mga kapatid lang ang lumabo ng ganyan. Malaki. Saglit na pinag-isipan ito ni Eric bago siya ngumiti kay Stella at sinabing, magandang ideya ito. Ang aking mahal na anak na babae, kami ay gaganapin isang kasal para sa iyo ngayong gabi. Kapag nag-asawa na kayo, si Daryl ang magiging lalaki ninyo. Siya ay dapat na nasa tabi mo. Panipi. Nang sinabi niya iyon, tumingin si Eric sa kanyang apat na alagad. Mataas na karangalan. Ang apat na lalaking ito ay karaniwang may mga nakatutuwang ideya lamang, ngunit ngayon, makabuo sila ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, wala nang natitirang oras si Stella. Wala siyang anumang talo sa pagpapakasal kay Daryl. Kahit na ang kapangyarihan ni Daryl ay bahagyang mahina. Isang antas limang Martial Emperor lamang bata pa siya. Mayroon pa siyang puwang para sa pagpapabuti. Kahit papaano, kaya niya. Tumaas pa rin hanggang sa umabot siya sa antas ng Heaven Ascension. Pagkatapos, isasaalang-alang siya ni Eric na isang talento. Ito ay hindi isang masamang ideya na pakasalan siya ng Stella bago ang lason ay kinuha siya. Kabanata 1434. Asterisk 6. Paano nila napagpasyahan ang isang malaking bagay na tulad casual kaya kasal? Kudlit. Natarante si Daryl at halos maiyak na. Sino ang mga taong ito? Nababaliw ang mga alagad, at ang master ay pantay na kakaiba. Kudlit. Bahagya siyang may dalawang pangungusap kasama ang ginang na iyon, at siya. Kinailangan siyang pakasalan. Hindi ba ganon casual? Tiisten to me. Tumingin si Daryl kay Eric at ngumiti ng mapait. Papayag ako. Manatili sa iyong anak na babae. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ako pa rin. May iba pang mahahalagang bagay na dadaluhan, at doon, hindi na kailangan ng kasal. Panipi. Bukod sa kanyang hitsura, hindi pamilyar si Daryl sa babae kung pakasalan niya siya, tutol ito kanyang sariling mga prinsipyo. Bakit? Kumunot ang noo ni Eric at hindi masayang sinabi, akala mo sa akin. Anak na babae ay hindi isang tugma para sa iyo. Kung hindi dahil nalasan siya, mas maganda siya kaysa sa isang engkantada. Kahit na gusto mo siyang pakasalan noon, baka hindi ako pumayag. Panipi. Pagkatapos, huminga ng malalim si Eric at nagpatuloy na sabihin. Dagdag pa, hinahangaan at iniidolo ka ng aking anak na babae. Siya lang. May natitirang ilang araw upang mabuhay, hindi ba pwedeng ibigay mo lang ina maliit? Panipi. Nang sinabi niya iyon, napuno ng pagmamahal ang mga mata ni Eric. Ang kanyang anak na babae. Sa parehong oras, Stella ay tumingin sa Daryl tahimik na bilang. Ang kanyang mga mata flashes unsteadily. Nanginginig ang puso niya. Si Daryl ay tumanggi ng napakasimple, dahil basa iniisip niya. Napangit ako. Habang iniisip niya iyon, siya biglang nakaramdam ng lungkot at panghinaan ng loob. Ang awkward naman ni Daryl. Bigla siyang ginawan walang imak, kaya tumanggaw lang siya. Mahusay, kunin natin. Kasal noon. Panipi. Mabuti, ayos lang. Medyo nakakaawa siya. Pretuhin ko ito bilang A. Kilos ng mabuting kalooban. Pakakasalan ko siya, tsaka lang. Isang kilos. Wala akong gagawin sa kanya. Natuwa si Stella nang pumayag siya. Nagtawanan ang apat na magkakapatid at nagpalakpakan ng buong tuwa. Pare, masarap ang lasa mo. Oo, kapag ikakasal ka sa aming little junior sister, gagawin mo. Ngumiti kahit nangangarap ka, panipi. Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak. Bakit dapat ba siyang maging masaya na magpakasal sa isang tao tungkol sa mamatay, kaya niyang iligtas siya, gayunpaman, hindi si Eric maniwala sa kanya, kaya wala siyang magawa tungkol doon. Di nagtagal, sa ilalim ng mga tagubilin ni Eric, ang apat na magkakapatid
Excited na pinalamutian ang si Lid. Nang matapos na sila lahat, nagdasal sila sa langit, at pagkatapos sina Daryl at Stella ay ipinadala sa si Lid pangkasal sa katuparan ng kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Kahit na ang mga pamamaraan ay mas simple, ang kapaligiran ay sa halip buhay na buhay sa apat na kakaiba mga kapatid sa paligid. Panghuli, nang natapos ang seremonya, si Eric at ang apat umalis ang mga kapatid. Sa sandaling iyon, nandoon lamang sina Daryl at Stella sa ang pinalamutian na si Lid. Si Stella ay 18 taong gulang lamang, nahihiya siya at nahihiya, kaya wala siyang sinabi. Derry, nakaupo sa tabi niya, medyo hindi rin siya nakaimik. Ano ba ang nangyayari? Paano ako nagkataon ibang asawa? Kudlit. Natahimik sandali silang dalawa. Tapos, Stella kinagat ang mga labi at marahang sinabi, Daryl, I'm so sorry, May. Ang ama at mga kapatid ay kumilos ng labis, sana ay hindi. Isipin mo sila, panipi. Ngumiti si Daryl at walang sinabi. Pagkatapos ay nagpatuloy na sinabi ni Stella, huwag kang mag-alala, tatay ko. Magtungo bukas, maaabala ko ang aking mga kapatid, at pagkatapos ay maaari kang umalis. Panipi. Nakita ni Stella na ayaw ni Daryl na manatili doon. Kahit na hinahangaan niya at nagustuhan siya, hindi niya ginawa. Nais na itali siya. Salamat, ang kabutihan niya ay hinawakan si Daryl. Ngumiti siya. At sinabi, gabi na, pahinga na tayo. Panipi. Pagkatapos, umupo si Daryl na nakakross ang mga paa at sumubok. Upang makisali sa kanyang panloob na enerhiya upang malinis ang kanyang mga akulo. Kung nasa ilalim ito ng mga ordinaryong pangyayari, gagawin ni Daryl. Hindi bale manatili sa kanyang hanga. Gayunpaman, ito ay isang kritikal na panahon. Si Yvette pa rin. Naghihintay para sa kanya, kaya hindi siya nakagugol ng maraming oras. Doon. Ako Ham. Ako Kabanata 1435. Malumanay na tumugon si Stella, ngunit hindi siya makatulog. Ang matingkad nitong mga mata ay nakatingin kay Daryl. Mula nang pirtuhin niya si Daryl bilang idolo niya, mayroon na siya. Pinagpantasyahan ang araw na makilala niya siya. Hindi niya inaasahan na hindi lamang siya nakakakilala siya, ngunit kinasal din siya. Alam niyang pumayag lamang si Daryl na pakasalan siya. Nang ganoon, hindi siya malulungkot, hindi ito dahil sa gusto niya makasama ka. Gayunpaman, nasiyahan siya kung kaya niya. Ay patabi siya sa kanya, kahit isang araw. Sa isang iglap lang ng mata, lumipas ang kalahating oras. Pawis na pawis si Daryl, labis siyang nanlumo. Gumamit si Eric ng isang hindi karaniwang pamamaraan upang maisil ang kanya. Acquia points, sinubukan ni Daryl na alisin ang takbo para sa kasabay ng oras. Ngunit hindi niya ito nagawa. Asterisk 6, kung hindi ko ma-flush ang aking mga Acquia point, hindi ako makakaalis. Anong gagawin ko, Derry? N. Kagaya ng paggulat ni Daryl, marahang sinabi ni Stella, iyon ang reverse Acquia point na paraan ng Icefire Island. Makikita mo kailangang baligtarin ang iyong panloob na enerhiya, at pagkatapos ay dapat mong ma-unseal ang iyong mga Acquia point. Panipi. Si Stella ay nag-iisa na anak na babae ni Eric, syempre, gagawin niya. Alam kong paano malutas ang reverse Acquia point method. Kita mo, ganun niya nagawa, kudlit. Tumanggaw si Daryl at ginawa ayon kay Stella. Tagubilin na gawa niyang alisin ang takip ang kanyang mga akupo. Mas mababa sa 2 oras. Nagpakawala si Daryl ng hininga, hindi niya masabi na tuwa. Asterisk 6, sa wakas ay nakalaya ako. Kudlit. Pagkatapos, tumingin si Daryl kay Stella at sinabing, salamat. Mahinang ngumiti si Stella, tumango, at sinabi, ikaw maligayang pagdating. Panipi. Pagkatapos, nagtanong siya kay Daryl na nagtataka, masasabi mo ba sa may kwento tungkol sa iyo? Panipi. Palaging siya ay nagtataka tungkol sa kung paano naging sino si Daryl. Nasa murang edad na siya. Kung sa bagay,
Walang ordinary ang tao ay maaaring makamit ang katulad ng nagawa niya. Tumawa si Daryl habang papalapit sa kama. Umupo siya pababa sa upuan sa gilid. Pagkatapos, ikinwento niya ang kanyang karanasan kay Stella. Siyempre, sinabi lang sa kanya ng mga nakaka-excite na kwento. Ang mga kwento ay nalibang kay Stella, humadyikik siya. Kung mas matagal ang pananatili ni Daryl sa kanya, mas lalo siyang napagtanto ang kanyang kabaitan at kahinahunan. Naramdaman niya. Emosyonal at nagkakasundo. Siya ay isang mabait na batang babae, ngunit nilason siya ng corpse flower. Ito ay nakakasakit ng puso. Nakakaawa din siya dahil may paraan siya upang mailigtas siya. Sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay hindi naniwala sa kanya. Siya ay walang imak. Hindi nagtagal, nakatulog si Stella sa mga kwento ni Daryl. Dahan-dahang kumala si Daryl. Tumayo siya at naisip na dapat na siyang umalis. Pagkatapos, binago niya ang kanyang isip. Dahil pumayag na siyang umalis sa susunod araw, tutuperin niya ang kanyang pangako. Sinimulan ni Daryl na ice can ang silid sa inip. Hindi nagtagal, natagpuan ni Daryl ang asthmal compartment sa gilid. Mayroong mahalaga at bihirang mga halaman dito. Maliwanag na tinipon sila ni Eric upang may save si Stella. Nang hindi nila ito napagaling, iniwan na lang niya sila doon. Tumingin ng malapitan si Daryl. Pagkatapos, siya ay natuwa. Nakita niya ang mga sangkap na kailangan niyang gawin ang pangontra sa corpse flower na lason sa mga halaman. Sigurado siya na ito ay dahil pinaburan ng mga Diyos. Mabait na tao. Hindi masyadong iniisip ni Daryl. Sinundo niya ang likidong-likidong-likido sa tabi niya at nagsimulang kumuha. Kabanata 1436. Sa isang iglap lang ng mata, lumipas ang gabi. Sa oras na nagising si Stella, napansin niya umupo si Daryl sa tabi ng kanyang kama. Siya ay hinawakan, at tinanong niya malumanay, "Hindi ka ba natulog sa buong gabi?" Tumanggaw si Daryl na may hindi kilalang ekspresyon. Isang gabi ng walang tulog ay walang anuman sa isang tagabuo ng kanyang antas. Pagkatapos, kinuha ni Derry ang elixir at sinabi, "Halika, kunin ang pangontra." ANW. Nanginginig si Stella sa tuwa at pagtataka. Ang elixir na ito ay ang panlunas sa lason ng corpse flower. Panipi ng Daryl. Tumango, hindi nagatubili si Stella, siya agad na nilamon ang elixir. Buzz. Nararamdaman ni Stella ang isang mainit na daloy ng kumalat sa buong paligid niya. Buong katawan mula sa kanyang larangan ng enerhiya, ito ay nadama hindi masabi. Gumon at kaaya-aya, agad na umangat ang diwa niya bilang. Well, kahit na nakuha mo ang antidote, kailangan mo magpagaling sa loob ng 3 araw upang ganap na makabawi. Gawin. Naiintindihan mo, ngumiti si Daryl habang kausap ito. Napagan ang loob ni Daryl. Hindi siya magsisisi sa kanyang desisyon. Upang umalis pagkatapos niyang pagalingin si Stella. Masunuri na tumango si Stella. Napuno siya ng paghanga at pasasalamat. Salamat. Kakatok. 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 May kumatok sa pinto. Naririnig nila ang magkapatid habang nagbibiro sa labas ng pintuan. Little junior sister, little brother-in-law, ikaw ba dalawa bang gising? Panipi. Mayroon kaming agahan para sa iyo. Gising na ba kayong dalawa? Swoosh. Nahiya si Stella nang marinig ang mga ito. Daryl naging awkward din. Ang apat na lalaking iyon ay tunay na walang filter. Pagkatapos, bumalik sa isip si Stella. Tanong niya mahinahon, "Nasaan ang aking ama?" Lumabas siya, sinabi niyang gusto niyang maghanap ng paraan upang magpagaling ikaw. Sagot ng unang saklaw mula sa labas ng pintuan. Sumimangot si Stella. Nais niyang sabihin sa kanyang ama na siya natupok ang gamot na ginawa ni Daryl. Gayunpaman, wala siya roon, kaya't hindi niya maibahagi ang magandang balita sa kanya. Sinabi ni Stella, "Pumasok ka pagkatapos." Itinulak ng magkapatid ang pinto ng mag-agahan kanilang mga kamay. Mga kapatid kong lalaki. Dahan-dahang sinabi ni Stella, ginawa ni Daryl ang pangontra para sa ako, maaari mo siyang pakawalan. Panipi.
Ano? Nagkatinginan ang apat na magkakapatid at umiling. Desidido na sinabi ng unang saklaw, hindi. Sinabi iyon ni Master. Kailangang manatili sa iyo si Daryl. Panipi. Sa parehong sandali, ang ikalawang saklaw ng Chim sa bilang siya. Tumanggaw naman. Oo, bago siya umalis, sinabi ni Master na hindi. Kahit ano ang sinabi ni Daryl, hindi namin siya makapaniwala. Kami naman. Hindi rin siya maaaring pakawalan. Panipi. Ikaw, galit na galit si Stella na muntik na nitong madyakan. Paa, hindi mo ba naiintindihan? Ang panunaw ni Daryl ay mayroon. Pinagaling ang lason. Hindi ako mamamatay, kaya hindi kailangan ni Daryl. Manatili. Kahit na naintindihan niya ang kanyang mga kapatid, sa iyon. Sandali, inis din siya. Hindi namin magagawa iyon. Natukoy ang unang saklaw. Siya. Umiling. Ano pa man, sinabi ni Master, kung ano man nangyari, hindi natin siya maaaring pakawalan. *6 Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak. Talagang patay ang mga ito. Binigyan ni Stella si Daryl ng isang mahinahon na pahiwatig ng kanyang mga mata. Tapos, nagkunwari siyang nasasaktan. Kinulat niya ang kanyang katawan at mahinang daing, yub. Naunawaan ni Daryl ang nais niyang gawin, siya kumilos agad. Ano ang nangyayari? Little Junior Sister, T.S. nakakalason. Hindi alam ng apat na magkakapatid na mayroon lamang kay Stella. Nagkunwaring nasasaktan, napatalon sila sa takot at mabilis na lumapit sa kanya na may pag-aalala. Jab, jab, jab. Sa sandaling iyon, si Daryl ay nag-flash bilis, siya jabbed sa kanilang mga acupoints. Kabanata 1437. Yuvoy. Nagulat ang apat na magkakapatid. Tumayo sila doon tenelli habang tinitignan nila si Daryl sa sobrang pagkataranta. Hindi ba tinatakan ni Master ang kanyang mga akupong kahapon? Paano? Pinamamahalaan niya ang pag-unseal nito. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ngumiti si Daryl at sinabi, ang iyong mga acupoint ay automatikong alisin ang takip sa loob ng 2 oras. Pagkatapos, maingat na tumingin si Daryl kay Stella. Stella, ako. Mayroon pa ring emergency na dadaluhan, kailangan natin magbahagi ng mga paraan dito. Panipi. Ham. Tumanggaw si Stella at marahang sinabi, kapag mayroon na ako. Ganap na nakuhang muli, makikita ko hanapin ka upang magpasalamat ng maayos. Para sa pagligtas ng aking buhay. Panipi. Tumawa si Daryl at winegayway ang kanyang mga kamay. Ito ay hindi. Bagay, huwag problemayan ang iyong sarili tungkol dito. Pagkatapos, lumabas na si Daryl ng silid. Hoy, tumigil ka. Panipi. Kasal ka na kay Little Junior Sister. Huwag sa tingin mo medyo irresponsible ka na maglakad wala. Panipi. Nang umalis si Daryl sa manor, naririnig pa rin niya ang sigaw ng mga kapatid, ngunit hindi niya ito naisip. Siya binilisan ang takbo at tumungo sa bagong daigdig Royal City. Nawala siya isang araw at isang gabi. Nagtataka siya tungkol sa ang sitwasyon ni Ivan. Di nagtagal, nakarating siya sa Moonlight Lake. Nakita niya ang Dixon. Mga kapatid mula sa malayo. Parang nasa loob sila ng 8 talakayan sa halip balisa. Ang 10 Heaven Masters at Henry B. General na palibutan sila. Nang makuha ni Eric si Daryl, si Nimbus ay naging labis na nag-aalala. Nang makilala niya ang kanyang 3 ibang mga kapatid, mabilis silang nagpadala ng tulong upang maghanap. Daryl. Kapatid Daryl. Tuwang-tuwa sila nang makita nila si Daryl na nasa 1 piraso. Lumapit sa kanila si Daryl at agarang nagtanong, mayroon ba? Nang nakita mo si Yvette, panipi. Nagkatinginan silang lahat bago sila umiling ang kanilang mga ulo. Parang hindi magpapakita si Yvette. Sumimangot si Daryl, hindi niya mailarawan ang pagkabalisa. Kapatid Daryl. Kinuyam ni Nimbus ang kanyang kamao at sinabing, bakit hindi namin? Pumasok sa palasyo. Sigurado akong makukuha natin si Yvette. Kasama kami, Vassel I. Kapatid Daryl, hinihintay namin ang utos mo.
Sumang-ayon si Zephyr at ang iba pa sa planong iyon. Sila ay masigla at handa na para sa isang labanan. Kahit na hindi ipinaliwanag ni Daryl ang sitwasyon tahasang, hindi sila mga tanga. Ang palasyo ay tungkol sa upang magsagawa ng paligsahan sa martial arts sa kasal, at sabik na sabik si Daryl na makita si Yvette. Ito ay maliwanag na. Silang dalawa ang nagtaguyod ng isang relasyon. Dahil si Yvette ay babae ni Daryl, kailangan nila iligtas mo siya sa kanyang kapalaran, hindi mahalaga ang gastos. Hindi. Umiling si Daryl. Hindi natin kayang maging pantal. Ang New World Emperor ay nagrekrut ng maraming makapangyarihang magsasaka. Kahit na ang Elysium Gate ay makapangyarihan, hindi lumitaw madali silang mananalo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Si Zephyr ay medyo balisa, nagwalas siya ng tingin sa Royal City. Narinig ko na ang Martial Arts Marriage Tournament ay gagawin magsimula bukas, maraming mga tao ang nagpatala. Kung hindi kami kikilos sa lalong madaling panahon, mawawala ang ating pagkakataon na ilipat, panipi. Si Nimbus at ang iba pa ay balisa na tumingin kay Daryl. Huminga ng malalim si Daryl habang nakatingin sa ginintoang palasyo sa ilalim ng araw. Sinabi niya, mukhang kailangan ko sumali sa martial arts paligsahan. Wala akong iba pagpipilian. Panipi. Nais ni Daryl na pumasok sa palasyo upang makapagligtas Yvette, gayunpaman, alam niya na darating ito sa ikakilakilabot na presyo. Baka mamatay pa siya doon. Kaya niya magparehistro lamang upang makipagkumpetensya sa paligsahan. Ano? Nais niyang makipagkumpetensya sa paligsahan. Natigilan si Zephyr at ang iba pa. Tumingin sila Daryl. Sa isang pagkasindek, wala silang imak. Lahat kayong naghihintay at nagbabantay sa labas ng Royal City. Sa kaso ng mga emerhensya, maaari mo pa rin akong tulungan. Daryl. Binigyan sila ng mabilis na mga tagubilin bago siya pumunta sa Royal City. Nang marating niya ang mga pintuan ng palasyo, hinabol ni Daryl ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Mayroong dalawang lokasyon upang magparehistro sa labas ng mga pintuang daan ng palasyo, at libu-libong tao ang nasa nakapila. Ang lugar na iyon ay masikip sa mga tao. Kabanata 1438. Asterisk 6. Bakit maraming tao dito upang makipagkumpetensya sa paligsahan? Kudlit. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili nang tumingin siya sa mga patakaran ng paligsahan. Hinati ng New World Royals ang paligsahan sa isang kompetisyon sa panitikan at martial arts. Ang kompetisyon ng martial arts ay medyo self-nagpapaliwanag, ito ay isang kompetisyon upang subukan ang isang magsasaka kapangyarihan sa kabilang banda. Ang kompetisyon sa panitikan ay upang subukan ang mga talento ng mga paligsahan, musika, chess, kaligrapya, at pagpipinta, astronomiya at heograpiya, at marami pang iba. Ang New World Emperor ay nagpasya na kapag ang kampyon para sa sining pampanitikan at militar na pili ang kompetisyon, hahayaan niya ang kanyang anak na pumili ng gusto niya bilang kanyang prince consort. Hindi alintana kung sino ang pinili ng kanyang anak na babae, ito pa rin mahusay na balita para sa bagong daigdig. Kung sa bagay, maraming tao lumahok sa paligsahan. Hindi alintana kung sino ito ay, ang nagwagi ay magiging isang napakalaking talento tao. Ito ay lamang ng isang martial arts kasal paligsahan, ano ba? Sa lahat ng mga labis na patakaran na ito, pinag-isipan ni Daryl habang siya tumungo sa lugar ng pagpaparehistro. Hoy, nakita mo si Daryl Darby? Ang sect master ng Elysium Gate. Nakita mo ba lahat siya? Panipi. May a commotion sa likuran niya. Lumingon si Daryl sa paligid, natigilan siya sa pagsasalita. Mga 100 metro ang layo, ang first scope at ang kanya. Tinanong ng mga kapatid ang mga tao sa karamihan ng tao kung nakita nila Daryl. Nakita din niya si Eric sa ibang direksyon. Ang lalaking iyon ay mayroon isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha habang hinanap niya si Daryl. Asterisk 6.
Bakit nandito na naman sila? Hindi ko ba binigay kay Stella ang pangontra? Bakit hindi nila ito binitawan? Sumimangot si Daryl. Natigilan siya at galit na galit sa parehong oras. Pagkatapos, napagtanto niya na kailangan pa ni Stella ng 3 araw upang ganap na gumaling, kaya hindi siya maniwala sa kanya mga salita na pagpasyahan niyang nagsinungaling si Daryl sa kanya. Anak na babae. *6. Kung patuloy nila akong ginugulo, hindi ko magawa makipagkompetensya sa paligsahan. Kudlit. Higit sa lahat, patuloy silang sumisigaw para sa kanya. Ito magiging napakadali upang makaakit ng malakas na marshal. Mga nagtatanim ng emperor mula sa palasyo. Kailangan niyang iwasan ang mga ito mabilis. Derry, ibinaba ang kanyang ulo upang walang makapansin siya. Guro, pagkatapos, may tumapik kay Daryl balikat, parang natuwa sila. Sa parehong oras, ay namumulaklak na mabangong halimuyak sa kanya. Tumalon si Daryl, lumingon siya, at biglang, siya napagan ang loob. Ito ang 4 dragons at 4 phoenixes. Mabilis, takpan mo ako. Bumalik sa kanyang katinoan si Daryl at binigay ang mga ito. Mga tagubilin, mabilis siyang umalis sa lugar ng pagpaparehistro. Kasama ang 4 dragons at 4 phoenixes bilang kanya. Takip. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa isang inn. Daryl. Nakasimangot, nalungkot siya. *10. Si Eric at ang kanyang 4 na mga alagad na may simpleng pag-iisip ay naghahanap para sa kanya sa buong Royal City. Hindi tila maaari siyang magparehistro para sa paligsahan. Hindi niya rin mailaban ang mga ito, naakitin nito ang mga bantay ng hari. Ano ang dapat niyang gawin? Nang mapansin niya ang pagsimangot niya, nagpunta si Eldest Phoenix at umupo malapit sa kanya. Malumanay siyang nagtanong, "Guro, ano ito?" "Inaabala ka, panipi." Pagkatapos, nagtanong din si Eldest Dragon na nagtataka, "Master, hindi mo ba sinabi na gusto mong kunin si Princess Yvette kasama ka? Bakit kasal sa martial arts nagaganap pa rin ang paligsahan?" Swish. Kabanata 1439. Tumingin ka agad si Second Dragon at yung iba. Daryl. Mapait na ngumiti si Daryl habang ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ay kanyang mga tauhan, siya ay hindi takot na pagtawanan nila siya. Gayunpaman, tumawa si Eldest Dragon pagkatapos ni Daryl. "Paliwanag. Nakita ko. Kaya, nagpunta ka upang iligtas ang princess, ngunit ang mga gwardiya ng palasyo ay nadaig ka. Guro, naisip siguro ng emperor na namatay ka. Nang mahulog ka sa moat, gayon din, si Eric Scope at ang kanya. Kasalukuyang hinahanap ka ng mga alagad, na ako sigurado na alarma ang pamilya ng hari sa lalong madaling panahon. Kung nahanap nila out na hindi ka patay, mabuti, hindi ko kayanin isipin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, mayroon akong solusyon para sa iyong pinakakagiyat na problema." Kinuha ng Eldest Dragon ang isang maskara, ito ay kasing payat ng papel, at mayroon itong magagandang tampok. "Isang maskara," sumimangot si Daryl. Misteryosong ngumiti si Eldest Dragon at sinabi, "Guro, ang maskara na ito ay isang mahalagang kayamanan. Basta ilagay mo lang sa maaari mong baguhin ang iyong mukha ayon sa nais mo. Panipi." Malawak na ngumiti si Eldest Dragon. "Isuot mo lang ang maskara na ito. At palitan ang iyong pangalan. Walang makikilala sa iyo sa ang tournamento." Nagawa na ng 4 Dragons at 4 Phoenixes maraming kakilakilabot na bagay bago sila dalhin ni Daryl. Sila ay gumamit ng parehong mga maskara upang maiwasan ang mga habulin. Siyempre, ang mask ay may maraming mga pagkukulang din. Dapat hindi makipag-ugnay sa tubig, at dapat manatili ang isa malayo sa mga taong pamilyar sa kanila. Kung hindi man, madali pa rin silang makilala ng isang tao. Natuwa si Daryl. Hindi siya makapaghintay na isuot ang maskara. Makalipas ang ilang minuto, pumalakpak si Eldest Dragon sa kanyang mga kamay. Sa kasiyahan,
Tapos na, guro. Pagkatapos, ipinasa niya ang isang salamin kay Daryl. Tinanggap ni Daryl ang salamin at tiningnan ito. Siya ay nasiyahan sa mukha niya. May balbas siya at lumitaw hindi gaanong walang kabuluhan at mas kalmado at matatag. Ang kanyang malaki ang pagbabago ng hitsura. Kahit nakakita siya ng tao na pamilyar sa kanya, kakailanganin ang ilan sa kanila oras upang makilala siya. Maliban kung, siyempre, nakita nila siya mula sa isang napakalapit na distansya. Tawa ng tawa si Daryl. Ang eldest dragon ay walang kaaya-aya, ngunit ito ay kapaki-pakinabang. Dahil binago niya ang kanyang pagkakakilanlan, kaya niya lumahok sa kompetisyon ng walang anumang takot. Master, may takdang oras ang maskara dahil dito material. Pagkatapos ng 12 oras, kakailanganin mong baguhin sa A. Bago. Ngunit, sigurado akong higit pa sa sapat iyon ikaw upang makipagkompetensya sa kompetisyon, Eldest Dragon. Sabi sa by chuckle. Tumanggaw si Daryl. Pagkatapos, sinabi niya, nga pala, huwag kang tumawag. Ako Master mamaya, tawagin mo akong boss. Mula ngayon, ako na. Luka Moonlight, panipi. Dahil binago niya ang kanyang hitsura, kailangan niya magpalit na rin ng pangalan. Sumang-ayon siya na makilala si Yvette sa Moonlight Lake, kaya nais niyang gunitain iyon at i-tweak ito ang kanyang bagong pangalan. Oo, boss, ang 4 na dragons at 4 na phoenix sagot ng sabay. Derry, sinabi sa kanila na manatili sa inn habang papunta siya sa pagrehistro sa pamamagitan ng kanyang sarili. Nang nandoon siya, nag-sign up si Daryl para sa parehong pampanitikan at martial arts mga kompetisyon. Si Daryl ay napakalakas na, ngunit hindi sigurado kung maaari siyang manalo sa kompetisyon ng martial arts. Kaya, nagpasya siyang mag-sign up para sa kompetisyon sa panitikan bilang well ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay mayroong pang tong, at siya ay dalubhasa sa martial arts at panitikan. Dapat makakuha ng magandang pagraranggo si Daryl sa tulong ni Pangtong. Natuwa si Daryl nang walang makilala sa kanya nang nasa maskara siya. Nakita niya ang ilang pamilyar na mukha sa mga kalahok, at marami sa kanila ay malakas mga nagtatanim mula sa mga sekta ng World Universe. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi kahit na binigyan siya ng pangalawang pagtingin. Matapos siya magparehistro para sa kompetisyon, si Daryl bumalik sa inn upang magpahinga. Siyempre, hindi nakalimutan ni Daryl na ipaalam kay Zephyr. Bigyang pansin ang sitwasyon ni Moonlight Lake, kung si Yvette ay upang makalusot palabas ng palasyo sa gabing iyon, gagawin niya. Hindi kailangang makipagkompetensya sa susunod na araw. Gayunpaman, isang gabi ang lumipas, ngunit walang balita mula Zephyr. Kinabukasan, maaga namang nagising si Daryl. Pagkatapos niya naghilamos at nagagahan, lumabas na si Daryl. Ang 4 na Phoenix, Kabanata 1440. Naglakad hanggang sa harapan ng palasyo si Daryl. Mula sa malayo, nakita niya ang isang paunawa na ang palasyo ay naipost sa abiso. Sumakay, sinundan niya ang karamihan upang tingnan at mapagtanto na ito ang panuntunan sa kompetisyon. Dahil ang ilang mga kalahok ay nagparehistro para sa parehong pampanitikan at mga kompetisyon sa martial arts, ang parehong mga kompetisyon ay gaganapin. Magkahiwalay, ang kompetisyon ng martial arts ay gaganapin sa ang umaga at ang pampanitikan sa hapon. Ang parehong mga kompetisyon ay may parehong estilo magkakaroon ang mga kalahok dumaan sa mga pag-aalis ng ikot upang magpatuloy sa susunod. Ang unang araw ay ang pauna, at pagkatapos ang pag-aalis ang mga tugma ay magaganap sa susunod na 3 araw hanggang sa sila nagkaroon ng kanilang finalist. Matapos niyang basahin ang mga panuntunan, nagpunta si Daryl sa site ng kompetisyon, ang 9 na araw ng altar. Ginamit ng New World Emperor ang 9 Suns Altar noong umakyat siya sa trono. Gayunpaman, ito ay naging isang site ng kompetisyon. Sa sandaling iyon, nahati ang dambana
sa dalawa, isa para sa kompetisyon sa panitikan at ang isa para sa ang kompetisyon ng martial arts. Nang makarating siya roon, hinihingal si Daryl, natarante siya. Maraming tao sa Nine Sons Altar. Ito. Tila ang balita tungkol sa martial arts ni Princess Yvette ang paligsahan sa kasal ay naging sanhi ng isang malaking kaguluhan sa ang Royal City. Ito ay unang araw pa lamang, at parang lahat ng mga tao sa lungsod ay naroon upang panoorin ang pagladlad nito. Libu-libong mga sundalo na may maliliit na kulay na nakasuot ng maayos. Sa dalawang hilera sa pasukan ng Nine Sons Altar, mula sa malayo, ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng hari. Hukbo, bihis siyang bihis upang ipakita ang kanyang marangal. Katayuan si Florian Darby iyon. Tama iyon, ang deputy examiner para sa paligsahang iyon ay Florian Darby, at si Sloan ang tagasuri. Sa paglipas ng mga taon, ang matalino at matalino na Florian ay mabilis. Mga promosyon siya ay naging isang supervisor sa militar, at pagkatapos siya ay ang gobernador-general. Parang may lalaki ang isang posisyon ng kapangyarihan. Marahil ay dahil alam niya kung paano pumili ng kanyang laban. At madali niyang nabasa ang iba. Sa makatuwid, ang bagong daigdig. Pinahahalagahan ni Emperor ang kanyang mga talento. Kaya, ginawa siya ng Emperor. At Sloan na namamahala sa paligsahan. Florian. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Nagulat siya at galit na galit, tapos, naging emosyonal siya. Hindi makakalimutan ni Daryl kung paano siya na-iframe ng Florian. Sila. Dati ay magkakapatid, ngunit hindi kailanman Jean Austo ni Florian na magkaroon. Ang bond na iyon kay Daryl. Patuloy niyang tinulak si Daryl sa kanya. Kamatayan. Maraming taon na siyang hindi nakikita ni Daryl. Hindi niya inaasahan na hindi lamang si Florian ang hindi nakakuha ng masamang karma na siya nararapat, ngunit siya ay nabuhay ng isang mabuting buhay sa bagong daigdig. Siya ay hindi lamang isang mataas na opisyal, ngunit siya rin ang deputy examiner ng paligsahan. Pinigilan ni Daryl ang kanyang galit, hindi niya ito ipinakita sa mukha. Sinundan ni Daryl ang iba pang mga kalahok sa altar. Kapag siya lumipas si Florian, hindi siya napansin ng kanyang kapatid. Bumantong hininga si Daryl sa ginhawa. Sa parehong oras, si Daryl ay medyo nalito. Ito ay kakaiba na ang New World Royals ay walang nagawa kung kailan. Nahulog siya sa moat, naisip ba nila na nalunod siya? Kung ganoon ang kaso, bakit walang mga anunsyo tungkol doon? Hindi alam ni Daryl na iniisip ng New World Emperor na siya ay patay na, at inutusan niya ang buong palasyo na panatilihin ang balitang iyon sa ilalim ng pambalot. Pagkatapos ng lahat, nais nila ang isang maayos na kasal sa martial arts. Paligsahan, hindi nila Jean Austo ang anumang labis na gulo. Kung ang balita tungkol sa pagkamatay ni Daryl ay kumalat, gagawin ang Elysium Gate. Nais na maghayganti, kahit na hindi natatakot ang Emperor, ito makakaapekto pa rin sa paligsahan. Pagkatapos, nagulat na naman si Daryl nang magpatuloy siya. Sundin ang karamihan ng tao sa Nine Sons Altar. Nakita niya ang isang mataas na platform na gawa sa Chinese White Jade sa hilagang bahagi ng Nine Sons Altar. Isang trono ay naging inilagay sa gitna, at ang New World Emperor ay nandoon. Tumayo ang emperador at maraming prinsipe at prinsesa sa likod niya. Dahil iyon ang unang kasal sa New World na martial arts paligsahan para sa kanilang prinsesa, lahat ng mga malakas na magsasaka mula. Nandoon ang Nine Mainland. Ang New World Emperor ay doon upang panoorin ang mga paunang pag-ikot bilang kompetisyon. Ay napakahalaga sa kanya. Swoosh! Kapag nagkakilala ang mga kaaway, papal alin pa nila ang isa't isa. Higit pa. Nang makita niya ang New World Emperor, clenched ni Daryl ang kanya kamao at pinilit ang sarili na pigilan ang galit sa kanyang puso. F**k
ang New World Emperor ay pumatay sa kanyang Panginoon, Ford South. Pagkatapos, pinilit niyang ihiwalay sila ni Yvette, AY1441AY. Maghihiganti siya maaga o huli. Gayunpaman, ang mga mata ni Daryl ay nakakandado sa isang sexing anyosa. Susunod na segundo na may suot ng isang gintong mahabang damit na may pagtutugma ng mga magagandang accessories sa ulo. Siya ay hindi mailalarawan ang matikas at kaakit-akit sa isang lalo halos walang bahid na mainit na katawan. Siya ay walang iba kundi si Yvette Lane. Ang tanging bagay ay ang kanyang malaking kaibahan na ekspresyon laban sa ang nakapaligid na maligayang kapaligiran. Naupo siya doon na natigilan. Sa isang nanghihinang na hitsura na tila nawala ang kanyang espiritu. Ito ay nakakaawa. Si Yvette ay nasaraan ng loob at nawala ang kanyang hangaring mabuhay magpakailanman. Dahil alam kong namatay na si Daryl, sinubukan pa niyang patayin ang sarili. Ilang beses ngunit nalaman sa oras. Inutusan siya na panoorin ang kompetisyon ngayon sa kabila ng labis na nalulungkot, naupo siya doon ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pagbibigay pansin sa kompetisyon, napuno ang kanyang isipan. Sa halip ay ang mga saloobin ni Daryl. Walang point sa buhay na mula nang mamatay ang kanyang kasuyo. Hindi na mahalaga kung sino ang naging prince consort niya. Yvette, nais ni Daryl na sumugod ngunit pinigilan iyon sandali. Kitang-kita niya na nawalan ng timbang si Yvette dalawang araw lamang, mukhang labis na nalulumbay din. Si Daryl ay nasaktan sa puso ngunit pilit na pinapakalma ang sarili. Sinuri niya ang kanyang paligid at napansin ang maraming pamilyar. Mga figure. Ang Wudang Swayet Yenes, Tian Shan's Elders, at iba pang mga sekta. Ang mga elite ay dumating para sa pauna. Lalo na si Wyatt na isa sa pinakamahusay sa mga mas batang henerasyon ng mga alagad ng Wudang 10 taon na ang nakakaraan. Siya ay kasalukuyang isa sa mga kalaban para sa Wudang susunod na henerasyong sect master na may walang hanggan na hinaharap. Bilang isang level 2 martial emperor, maraming mga pamilyar na tao. Bulong ni Daryl sa sarili habang nagwawalis ng tingin sa kanya. Naging malamig ang ekspresyon. *6, bakit nandito din siya? Isang mayabang na figure ang nakatayo doon kasama. Mukha ng kumpiyansa at pagmamataas sa gitna ng karamihan ng tao. Ito ang deputy sects master ng sekta ng Incandescent, si Mateo Hansen. Sumimangot si Daryl at nalito sa nakikita siya. Hindi ba si Mateo ay malubhang nasugatan ko 10 taon na ang nakalilipas? Hindi lang maganda ba ang hitsura niya ngayon, ngunit dumating din upang makilahok sa paligsahan. Hindi mapigilan ni Daryl na tumingin sa katabi ni Mateo sa pagkalito. Siya ay isang kabataan na teenager, ngunit nagbigay ng isang aura ng matanda. Si Ambrose Darby. Ang taong masyadong maislan sa pananamit ay narito din. Nagbago ang kanyang ekspresyon at agad na nahulog sa isang kakilakilabot. Kalooban na may naisip sa isip. Ang batang teenager na ito ang tumulong kay Megan na labanan. Siya dati sa sinaunang libingan ni Lubo. Akala niya yon si Ambrose ay anak ni Megan at Kent sa oras na iyon, ngunit mayroon. Hindi inaasahan na siya ay magiging isang sexual na incandescent. Alagad. Hindi pa alam ni Daryl na ang Bagets na nauna sa kanya ay ang kanyang sariling anak sa sandaling iyon. Hindi napansin ni Mateo ang mga titig ni Daryl habang nakatayo siya roon. Nararamdaman ang lakas ng mga contestant habang nakangiti. Huminahon. Wala sa mga kalahok na ito ang kanyang katugma. Gagawin niya. Siguradong maging kampiyon ng kompetisyon sa martial arts. Ngumiti si Ambrose sa sandaling iyon at sinabi, "Guro, ikaw dapat manalo at ibalik si Auntie Yvette sa Incandescent Sekta. Panipi." Inagaw ni Ambrose ang elixir mula sa Ophelia Lane sa elixir kompetisyon 2 buwan na ang nakakaraan na kung saan ay ganap na gumaling Mateo ang dating pinsala. Muling binuhay ni Mateo ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban sa pagkabusog.
Paggaling ng kanyang panloob na lakas at agad na dumating balita na ang New World Royals ay mayroong martial arts. Paligsahan sa kasal. Inaasahan ni Ambrose na manalo ang kanyang Panginoon upang makapag-asawa siya. Yvette si Yvette ay isang napakahalagang tao ang puso ni Ambrose tulad ng papatayin ng bago. AY1442AY. Haha, Mateo chuckled confident bago tumango sa Ambrose at sinabi, "Huwag kang mag-alala, ikakasal ako sa iyong tiya Yvette. At ibalik siya hanggat nandito ako." Panipi. Nakilala ni Mateo ang hindi mabilang na magagandang kababaihan sa buong panahon niya. Buhay, ngunit espesyal si Yvette. Nagkaroon siya ng isang regal aura asa. Prinsesa sa ibabaw ng kanyang sexing katawan. Perpekto siya. Gagawin niya. Maging maswerte para sa susunod na kalahati ng kanyang buhay kung mapang-asawa niya ang isang babae bukod dito. Ang sektang maliwanag na maliwanag ay bumangon. Muli ang sekta ng Sinangin ay malapit nang bumalik sa kaluwalhatian nito. Araw na minsan pa bilang ang pag-aasawa kay Yvette ay maaaring makatulong sa kanilang kaalyado sa sekta kasama ang New World Royals. Ang bawat kalahok ay dumating sa sandaling iyon. Maraming mga karaniwang tao ang nagtipon sa paligid ng Sham Sun's altar at nagchat sa tuwa. Nasa talakayan sila tungkol sa paligsahang ito bilang ang pagsaksi sa gayong kaganapan ay isang beses sa isang buhay. Opportunity para sa kanila kung tutuusin. Napakaraming makapangyarihang magsasaka dito. Oo, magtaka kung sino ang magiging prince consort. Ang New World Emperor ay tumango kay Florian doon mismo. Sandali. Ang mga paunang kompetisyon ng martial arts ay magsisimula na ngayon. Huminga ng malalim si Florian at malakas na sinabi. Si Daryl at ang iba pang libu-libong mga patimpalak ay mabilis. Marshall Saint, gasp. Sumabog ang tagay mula sa karamihan sa oras na ito. F**k, ang taong ito ay nagtaas ng 8 malalaking bato. 8, ang aking kabutihan. Anong kapangyarihan? Patuloy na dumadaloy ang mga komento mula sa karamihan ng tao. Si Daryl din. Sinundan ang kanilang mga tingin at madaling napansin ang isang gwapong figure. Pag-aangat ng mga malaking bato sa gitna ng parisukat, siya ay walang iba kundi si Wyatt Yenas. Ang tagahatol sa tabi ay sinabi ng paghanga, Wyatt si Yenas, Level 2 Martial Emperor, ay nakapasa sa paunang salita. Panipi. Lihim na bamulong si Daryl sa kanyang sarili, siya ay isang antas dalawang Martial Emperor, hindi nakakagulat na siya ay isa sa Wudang Sects. Pinakamahusay na nakababatang henerasyon, kudlit. Gayunpaman, hindi niya ito binigyang puso. Kahit na si Wyatt ay may talento, maituturing siyang malas sa pagkakakilala niya. Daryl. Ang karamihan ng tao ay nasa isang kaguluhan muli habang si Daryl pa rin malalim ang iniisip. Dahan-dahang pumasok si Mateo sa square ng kompetisyon. Ito ang deputy sect master ng incandescent sect. Siya ay dumating upang makipagkompetensya din. Si Mateo ay isang tanyag na tao 10 taon na ang nakalilipas. Ang mundo ng mga magsasaka tinawag siyang masamang Samaritano katulad niya Marshall Saint. Gasp! Sumabog ang tagay mula sa karamihan sa oras na ito. F**k, ang taong ito ay nagtaas ng 8 malalaking bato. 8, hay nako, anong lakas, panipi. Patuloy na dumadaloy ang mga komento mula sa karamihan ng tao. Si Daryl din. Sinundan ang kanilang mga tingin at madaling napansin ang isang gwapong figure. Pag-aangat ng mga malaking bato sa gitna ng parisukat, siya ay walang iba kundi si Wyatt Yenas. Ang tagahatol sa tabi ay sinabi ng paghanga, Wyatt Yenas, Level 2 Martial Emperor, na ipasa ang paunang salita. Panipi. Lihim na bamulong si Daryl sa kanyang sarili, siya ay isang antas dalawang Martial Emperor, hindi nakakagulat na siya ay isa sa Wudang Sects. Pinakamahusay na nakababatang henerasyon, kudlit. Gayunpaman, hindi niya ito binigyang puso. Kahit na si Wyatt ay may talento,
maituturing siyang malas sa pagkakakilala niya. Daryl. Ang karamihan ng tao ay nasa isang kaguluhan muli habang si Daryl pa rin malalim ang iniisip. Dahan-dahang pumasok si Mateo sa square ng kompetisyon. Ito ang Deputy Sect Master ng Incandescent Sect. Siya ay dumating upang makipagkompetensya din. Si Mateo ay isang tanyag na tao 10 taon na ang nakalilipas. Ang mundo ng mga magsasaka tinawag siyang masamang Samaritano katulad niya. Makapangyarihan habang pantay na kasamaan at matuwid. Marami pa rin ang nakakilala sa kanya sa kabila ng pagbaba niya ng marami taon. Ngumiti si Mateo sa ilalim ng bulalas ng karamihan habang nakikipag-ugnayan. Ang kanyang panloob na lakas at itinaas ang 12 Chinese White Jade. Sabay-sabay na mga malalaking bato. Gasp! Marami ang hindi mapigil ang mapanganga nang makita ang eksenang iyon. AY1443AY F**k, 12 malalaking bato. Dapat siya ang nasa kompetisyon na ito na nagtaas ng karamihan sa mga malaking bato. Siyempre, siya ang Deputy Sect Master ng Sektang Maliwanag na Maliwanag. Panipi. Walang humpay na dumating ang mga exclamation bilang tagahatol sa tabi. May nanginginig din at excited na tono na sinabi, Mateo si Hansen, Level 4 Martial Emperor, pumasa. Natahimik ang buong karamihan nang sinabi niya iyon. Level 4 Martial Emperor. Dapat isa siya sa pinakamakapangyarihang magsasaka sa buong mundo ng mga nagtatanim. Ngumiti si Mateo at humakbang gamit ang estilo ng maramdaman ang gulat ng karamihan. Haha, tumango ang New World Emperor sa kasiyahan. Panipi. Napakaganyak na ng paunang salita. Hindi masama, lalo na itong lalaking Mateo Hansen. Siya ay malakas sa isang espesyal na aura. Patayong barcode lit. Nag-uugat para sa kanya, panipi. Ang New World Emperor pagkatapos ay lumingon at tumingin kay Yvette, panipi. Yvette, ano sa palagay mo? Maraming mga makapangyarihang mga nagtatanim dito ngayon, maaari kang pumili lamang ng sino man at mas magiging malakas sila kaysa kay Daryl Darby. Mapait na umiti si Yvette ngunit wala siyang sinabi. Hindi siya pamilyar kay Mateo Hansen, ang Deputy Sects Master ng Sekta ng Maliwanag na Sect. Yung isa lahat tinawag ang Masamang Samaritano. Dumalo siya dati sa kaarawan ng kanyang kapatid na babae, si Laura Hansen piging kasama si Sloan kung saan nasaksihan niya ang pagkawasak ng Sektang Maliwanag na saloobin na dulot ni Daryl. Hindi alintana kung nanalo si Mateo o ibang tao, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pakasalan sila tulad ng pagmamahal niya kay Daryl. **6. Hindi lamang kay Mateo ganap na nakuhang muli, ngunit ang kanyang kapangyarihan medyo nadagdagan din. Kudlit. Nararamdaman ni Daryl na si Mateo ay halos isang level 5. Martial Emperor. Gayunpaman, hindi siya nag-alala. Gagawin niya. Tiyak na hindi nagpapakita ng awa siya upang makipagkompetensya. Mateo sa kompetisyon. Hindi nagtagal ay turn ni Daryl. Woo! Lihim na nagpakawala si Daryl ng bomb antong hininga nang lumapit sa Chinese White Jade malaking bato. Nagkunwari siyang nagpumumiglas. Bago buhatin ang 3 malalaking bato. Sinasadya talaga ni Daryl na itago ang kanyang kapangyarihan. Kahit na siya natupok ang isang power suppression pill bago dumating. Maaaring pigilan ng power suppression pill ang isang magsasaka aura at itago ang kanilang totoong kapangyarihan. Dati, ginamit ito ni Daryl eksaktong tableta noong nasa Miss Lauren siya at nagsilbi sa kahon mga kapatid bilang kanilang tanod. Si Daryl ay nagsuot ng maskara at binago ang kanyang pagkakakilanlan kinakailangan upang itago ang kanyang totoong antas 5 Martial Emperor. Kapangyarihan kung hindi man, nakakaakit ito ng labis na pansin. Luca Moonlight, Level 3 Martial Saint, pumasa, sabi ng pat-apat na tagapag-ayos nang hindi nakatingin kay Daryl. Ang isang Level 3 Martial Saint ay ang benchmark lamang na maipapasa. Ang paunang salita, maraming mga katulad niya, kaya hindi nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa kanya. Ngumiti si Daryl at bumaba. Sa totoo lang,
Maaaring buhatin ni Daryl ang 15 mga malalaking bato sa kanyang tunay na lakas nang walang anumang mga problema, ngunit hindi siya maaaring maging masyadong showy mula noon binago niya ang kanyang pangalan at pagkakakilanlan. Ang mga paunang resulta ng pag-ikot ay lumabas pagkalipas ng kalahating oras. 1,200 lamang na mga kalahok sa malapit sa 50,000 na mga kalahok na lumaban sa kompetisyon sa martial arts na pumasaat. Advanced sa susunod na round. Si Daryl ay nasa ilalim pinaka ng dumadaan na listahan, samantalang si Mateo ay nauna. Ilang iba pa ang nakakuha ng pansin ng publiko bukod sa Mateo. Isa rito si Wyatt Yenas. Si Wyatt ay isang kalaban upang maging susunod na sect master ni Wudang. Siya ay gwapo at matamis, isang magandang tugma para sa princess. Ibet magiging perpekto sila para sa bawat isa. Hehe, nakangisi si Daryl na nakikinig sa nagpapatuloy mga talakayan sa labas ng sandaling iyon sa inn. Ito ay lamang ang pauna sa tunay na kompetisyon pa kahit na magsimula. Nais niyang malaman ng lahat na siya ay si Yvette. Isang tao at walang maaaring mag-alis sa kanya mula sa kanya sa pamamagitan ng oras, kwalipikado siya para sa finals. Ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata at nagpahinga sa kaisipang iyon. Kailangan niyang magpahinga habang ang kompetisyon sa panitikan ay nasa hapon at dapat niyang ipasa ang susunod na kompetisyon sa panitikan. Bilog din. Kabanata 1,444 na gasp. Narinig ni Daryl ang isang kaguluhan na nagmula sa silong noong nagpapahinga na lang siya. Wow! Ang gwapo niya! Sobrang gwapo! Marami rin siyang mga tagapaglingkod. Aling pamilya ito tagagaling? Sobrang cool niya, panipi. Bigla namang nene si Daryl sa hiyawan ng dalaga na dumaan. Eldest Dragon, ano ang nangyayari sa ibaba? Daryl hindi mapigil ang magtanong. Mabilis na pumasok si Eldest Dragon at magalang na sumagot. Boss, tila ang anak ng ilang mayamang pamilya ay naghahanda upang lumahok sa hapon paunang kompetisyon sa panitikan. Sino yan? Bakit ito napakalaking deal? Sumimangot si Daryl at naglakad palabas para lang mapansin ang apat na Phoenix na nakatayo roon na nakalululas sabay labas niya. Sinundan niya ang kanilang mga mata at napansin ang isang lalaki na nakaupo. Ang mesa ay dahan-dahang humigop ng tsaa sa unang palapag. Nagbigay siya ng isang pambihirang aura sa kanyang puting seda. Kamisete siya ay isang mabuting lalaki na may angular na pangmukha. Mga tampok 12-12 ng malalaking tao na nakaitim ang tumayo. Sa likuran niya, malinaw ang kanyang mga tanod. Iyon ang panganay na tagapagmana ng pamilya Dako, si Kilenk Dako. Ang pamilyang Dako ay isang bantog na pamilya sa paglilinang sa mundo ng mga magsasaka ng Middle Terra na may Kilenk pagiging. Ang batang panginoon ng pamilya Dako. Dapat sabihin na si Kilenk ay hindi lamang gwapo, ang kanyang ugali ay pambihira din, at maaari pa rin ngumiti ng malusog sa nakaharap sa maraming mga fangirls. Ang mga pamilyar kay Kilenk ay alam ito. Ang batang panginoon ng pamilya Dako ay isang bantog na henyo. Bihasang sa lahat ng mga paksa kabilang ang musika, chess, kaligrapya, at sining. Naging bihasa rin siya sa pareho tula at libro. Dumalo siya sa kompetisyon sa panitikan upang manalo. Albi. Ang ganda niya talaga. Ang mga nakapaligid na kababaihan ay agad na nasilaw at hindi mapigil ang mapasigaw nang makita ang ngiti ni Kilenk. Woo! Lihim na binitiwan ni Daryl ang isang buntong hininga nang makita ito. Eksena. Mukhang aakyat siya laban sa maraming tao sa ang martial arts kasalpaligsahan. Derry. Nakikita na si Kilenk ay pumasok din sa inn sa magpahinga sandali, kaya't hindi siya nag-abala na magpatuloy. Nanunood at bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Sa hapon. Ang paunang kompetisyon sa panitikan. Ang mga ordinaryong tao ay dumating upang panoorin ang kompetisyon at nakapalibot sa parisukat sa mga layer, pinupunan ito sa masidi, gayunpaman ito ay kabuoang katahimikan sa kompetisyon. Ito ay isang kompetisyon sa panitikan at kailangan ng isang tahimik.
kapaligiran kung tutuusin, kaya't ang mga taong nanonood ay naglakas loob. Hindi pinakawalan ang isang solong tunog. Mayroong libu-libong mga upo ang inilagay sa square-square ng bawat upuan na nilagyan ng panulat, tinta, at papel. Bagaman tahimik ang madla, hindi ito nagkulang. Sa sigasig, bilang karagdagan, ang karamihan sa mga madlasa. Ang paunang kompetisyon sa panitikan ay mga batang babae. Ito ay pareho kahit anong panahon ang mahal ng mga batang babae. Talino henyo. Karamihan sa mga batang babae ay narito para kay Kilenk Dako ng kurso. Tumingin si Daryl sa hilagang bahagi nang siya pumasok sa square-square at binigyan ng tuwa upuan tulad ng sa umaga. Ang New World Emperor at ang iba pang mga royals ay nakaupo sa taas platform kasama si Yvette na napalingon pa rin bilang dati. Gasp! Narito mismo ang mga hiyawan sandali. Master Dako, sobrang gwapo. Isang gwapong figure ang dahan-daang pumasok. Ito ay walang iba. Kaysa kay Kilenk Dako na nakita ni Daryl sa panahon ng hapon. Dapat sabihin na si Kilenk ay may isang pambihirang aura tulad na hindi lamang ang nakapaligid na madla ngunit kahit na. Ngumiti din sa kanya ang New World Emperor paghanga. Ang kompetisyon sa panitikan na ito ay nakakuha ng napakaraming mabuting. Naghahanap ng mga talento at ang kilenkong ito ay mukhang labis. May talento, kudlit. Tumango ang New World Emperor kay Florian sa tabi siya kasama ang naisip. Agad siyang naintindihan ni Florian at humakbang pasulong bago malakas na sinabi, lahat, ngayon paunang kompetisyon sa panitikan ay ang pagsulat ng ansanaysay na may anumang paksa na iyong pinili. Maaaring ito ay kahit ano, astronomy, geography, chess, music, calligraphy, art, mga formation ng pagraranggo, o kahit na ang mundo. Kabanata 1445. Pagkatapos ay iniskan ni Florian ang paligid bago siyang umiti at sinabi, ang mga may mahusay na kasanayan sa panitikan lamang ang maaaring makapasa sa susunod na round. Panipi. Sumimangot ang mga contestants at malalim ang iniisip. Asterisk 6, ito ay isang maliit na katulad sa mga sinaunang panahon, imperial. Pagsusuri, kudlit. Lihim na ungol ni Daryl sa sandaling iyon. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Ayos pa rin siya sa pagsusulat ngunit ay hindi pamilyar sa sinaunang estilo ng pagsulat. Oo. Biglang may naisip si Daryl sa gitna ng kanyang hidwaan bilang. Lumiwanag ang mga mata niya. Kinausap niya si Pangtong sa pito. Treasure's Exquisite Pagoda, Pangtong, maaari mo ba itong isulat? Sanaysay, panipi. Haha, napatawa ng maluwag si Pangtong. Master, huwag kang mag-alala. Ito ay isang piraso ng cake sa akin. Panipi. Ang isang simpleng piraso ng sanaysay ay ngunit isang simpleng bagay sa kanya bilang A. Sikat na strategist na Park kasama si Zhuge Liang sa panahon ng tatlo. Mga kaharian. Saglit na pinag-isipan ni Pangtong bago sabihin, sumulat tayo ng A. Piraso sa mga formas yung bumubuo noon. Ham. Tumango si Daryl bago kaagad nagturo, ni ang paraan, magsulat lamang ng isang ordinaryong bagay upang makapasa lamang tayo. Ang paunang salita, hindi ito kailangang maging napakahusay. Panipi. Asterisk 6. Ang New World Emperor ay nanunood mula sa itaas at siya hindi masyadong makapagpamalas. Ang totoong pagkatao ni Daryl ay maaaring nakalantad kung sumulat siya ng maayos at napansin ng Emperor. Oo, guro. Tumugon si Pangtong at nag-isip sandali dati nagsisimulang idikta ang sanaysay. Sumulat si Daryl bilang Pangtong. Nagsalita ng isang pangungusap ng paisa-isa. Wow! Nasa kalagitnaan na siya ng
Muling sumigaw ang madla. Inabot na ni Kilenk ang kanyang papel. Sobrang bilis. Hindi katakataka na henyo siya. Ang nakapalibot na mga fangirl ay tumingin kay Kilenk na may pagsamba at pinaliguan siya ng mga papuri. Tumingin si Daryl at nakita si Kilenk na tumayo at inaabot ang kanyang sanaysay habang ang iba pang mga kalahok ay nagsusulat pa rin. Galit na malalim ang iniisip. Mahusay na pagsusulat. Napakaganda. Ang tagapaghusay ay humanga sa sanaysay ni Kilenk. Agad niya itong inabot kay Florian na hindi nang ahas matamlay at mabilis na ipinakita ito sa New World Emperor. Napakahusay. Ang New World Emperor ay natuwa at kumanta ng mga papuri pagkatapos tumingin. Ito ay isang magandang sanaysay. Si Florian sa tabi niya ay mabilis na sumigaw, Kilenk Dako, ang una sa. Isumite ang kanyang sanaysay. Pas, salamat, kamahalan. Magalang na binati ni Kilenk ang New World Emperor ng ikamao palad na pagbati bago nakaistilong umalis sa kompetisyon. Parisukat. Agad na hindi mapigilan ng mga nakapaligid na kababaihan ngunit mag-usap. Sa kanilang mga sarili, pagkanta ng mga papuri. Ang unang nagabot at pinuri pa ng Emperor. Sigurado akong tatayo siya sa iba pa. Tanging ang isang may talento na henyo ay magiging tugma para sa magandang prinsesa. Hey hey, ngumisi si Daryl sa pagkasuklam pagkarinig ng kanilang mga talakayan. Kahit na may talento si Kilenk, hindi pa rin sigurado kung siya ay magiging kampiyon ng kompetisyon sa panitikan. Si Daryl ay tumulong ng fledgling Phoenix, pangtungkong sa bagay. Maraming mga kalahok ang nagsimulang magbigay ng kanilang sanaysay sa lalong madaling panahon pagkatapos sinundan ni Daryl ang suit at inabot ang kanya. Siyempre, kahit na casual na isinulat ni Pangtong ang sanaysay, siya pa rin madaling dumaan sa paunang tulad ng inaasahan ni Daryl. AY1446AY. Haha. Natuwa si Daryl sa pagdaan niya sa pareho ng panitikan at mga paunang martial arts. Ang susunod na araw ay ang tunay na kompetisyon. Binalik niya ang tingin kay Yvette na nakaupo sa mataas na platform habang siya umalis sa kompetisyon ng kompetisyon at biglang nakaramdam ng kaunting pagpipilit sa kanyang puso. Yvette, hintayin mo ako ng 3 araw. Papasok ako sa finals ng 3 araw. Mamaya, kudlit. Bumalik si Daryl sa inn upang makipagkita sa 4 dragons at 4 phoenix. Phoenix, may nagmamadaling sumugod ng square ng kompetisyon at direktang nabunggo kay Derry. Sa sandaling ito, Todd. *, bakit mo pa ako nababanggaan ng pasukan napakalawak? Saan ka nagmamadali? Si Daryl ay nalulumbay at nalito ng sabay. Ito ay malambot, ano ang ginawa, bumangga lang. Sa susunod na segundo, sumulyap si Daryl sa taong nasa harapan siya at bigla siyang natigilan. Ang taong ito na may isang pastel na dilaw na shirt ay may isang patas at malinis na mukha. Na may isang studious hitsura. Malinaw na ang taong ito ay isang pampanitikan. Paligsahan sa kompetisyon. Gayunpaman, agad na Daryl na intindihan ang dahilan ng mabangga sila. Ang taong ito ay isang ginang na nagbibihis bilang isang lalaki. Oo, Daryl. Sigurado ito. Naguluhan si Daryl sa sandaling iyon. Bakit ang isang ginang
Magbihis bilang isang tao upang dumalo sa kompetisyon sa panitikan. Ay! Ikakasal siya kay Yvette kung nanalo siya sa kompetisyon. Tingnan mo kung saan ka pupunta. Sabi nung ibang tao hindi masaya sa hindi pa nagsalita si Daryl ng isang salita. Ano? Nabunggo mo ako, subalit ikaw ang nakikipag-usap. Kudlit. Sumimangot si Daryl at hindi alam kung tatawa o iiyak. Ang babaeng ito ay si Parker Johan mula sa Yellow Sea Continent. Ang tagapagmana ng Fame Sword Manor. Ang Fame Sword Manor ay nasa paligid ng higit sa 1,000 taon at sikat sa paggawa ng sandata. Sila ay lubhang sikat sa gitna ng Yellow Sea Continent mundo ng mga magsasaka. Si Parker ay master ng Fame Sword Manors. Anak na babae at likas na may Reg Along. Hindi lamang siya mataas. May talento sa paglilinang, ngunit isang tanyag din na henyo. Matagal nang nais ni Parker na lumabas at maranasan ang mundo, agad siyang dumating upang makisalo ng marinig niya. Ang New World Emperor ay mayroong kasal sa martial arts paligsahan bilang nais niyang maging pamilyar sa mundo SSP na kadakilang bayani. Sa parehong oras, nais din niya kunin ang oportunidad na ito at ipakita ang kanyang mga talento. Sumali siya sa martial arts marriage tournament na puro lang. Upang mapatunayan na mas may talento siya kaysa sa isang lalaki. Inabot lang niya ang kanyang sanaysay at nalaman na nakapasa siya. Sa susunod na round, tuwang-tuwa siya at babalik sa ulo sa in bago mabangga si Daryl. Nagalit si Parker sa ordinaryong lalaking mukhang ito bago siya. Gayunpaman ang kanyang mga mata ay walang kabuluhan habang siya ay patuloy na sizing up sa kanya. Paano bastos? H.A. Hindi nasisiyahan si Parker at madaling sinabi, wala ka ba may sasabihin sa pagbunggo sa iba? Wala ba kayo kahit anong ugali? Natigilan si Daryl nang marinig iyon bago siya tumawa at tumingin sa kanya. Nakakatuwa. Ikaw ang taong nabangga ako, bakit kailangang humingi ng tawad sa iyo? Panipi. Siya ay sapat na nakabold upang madisquiz bilang isang tao at makipagkompetensya. Sa kompetisyon sa panitikan, dapat ay siya ay isang tagapagmana mula sa ilang malaking pamilya ng pamamaril upang magsalita ng hindi makatuwiran. Kudlit. Galit na galit si Parker habang sinabi na may isang mayabang na mukha, ikaw. Hindi ka humihingi ng tawad. Ayos, mas mabuti kang mag-ingat sa susunod at huwag mo akong hawakan. Panipi. Napakadumi. Siya ang sikat na Fame Sword Manor, S tagapagmana. Lahat dapat magalang sa kanya. Nais ni Parker na turuan ang bastos na taong ito ng isang leksyon kung hindi. Sa kagustuhang ilantad ang kanyang pagkatao. Si Daryl na nakatayo sa harap niya ay mukhang ordinaryong sa kanyang mga mata kasama isang average na kapangyarihan sa pinakamahusay, kaya hindi niya siya dapat isipin. Haha, nagbabanta sa akin. Lihim na ngumiti si Daryl sa kanyang puso nang makita si Parker. Galit na mukha bago mapaglarong sinabi, kaya paano kung, sa muling pagkikita. Sa susunod, ano ang magagawa mo sa akin? Maliwanag na bata ka. Ginang kong sa bagay, bakit ka nagpapanggap na maging isang masalimuot na iskolar? Nais mo bang pakasalan ang prinsesa? Tingnan mo. Sa totoo lang, ayaw ni Daryl na makipagtalo sa kanya. Gayunpaman, wala siyang magawa doon. Sandali makalipas lamang ang pagpasa sa mga paunang salita at naisip ang asarin siya. Nag-usi sa si Daryl kung sino ang dalagang ito at kung paano siya naging matapang na magkaila. Ang kanyang sarili bilang isang tao at dumalo sa martial arts kasal paligsahan. Hindi ba siya? Natatakot na siya ay mapapatay kung ang kanyang pagkakakilanlan ay nahantad. Ikaw. Nanginginig si Parker at tumingin kay Daryl na hindi makapaniwala. Paano niya nalaman na siya ay babae? Walang sino man ang maaaring sabihin simula ng pagrehistro hanggang sa
sandaling iyon. Si Daryl ay ngumiti nang hindi sigurado sa susunod na sandali at pinalaki ito. Parker agad may napagtanto habang namula siya. Tama, ngayon lang siya nakabunggo sa akin. H, dapat may naramdaman siya. Si Parker ay labis na napahiya sa pag-iisip na iyon at ang kanyang mukha ay namula bilang isang mansanas bago siya magsimulang magpanik ng kaunti. Well, ngumiti si Daryl nang makita ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at sinabi, ikaw pa rin ba magtatalo sa akin? Ang paligsahan sa martial arts sa kasal na ito ay pangunahin para sa Princess Yvette upang pumili ng isang prince consort. Ano ang mangyayari kung alam ito ng New World Royals ang ilang mga kababaihan ay nagkubli bilang isang lalaki at nakikibahagi sa kaganapang ito? Ako, namula ang mukha ni Parker. Napaka-awkward niya, hindi niya alam kung anong sasabihin. Hinailan niya si Daryl sa isang tahimik na sulok nang walang presensya ng sinuman sa susunod na segundo bago kagatin ang labi at marahang sinabi, mabuti, nagkakamali ako ngayon lang at bibitawan ko ito. Mangyaring huwag sabihin sa sinuman. Maaari mo ba akong tulungan na maglihim? Panipi. Ang mga mata ni Parker ay puno ng pag-asa nang sinabi niya iyon. Sa totoo lang, siya ay nag-aatubili upang makiusap kay Daryl dahil siya ang famed Sword Manners tagapagmana. Kailan niya kailangang yumoko sa sinuman. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Talagang nilabag niya ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagkukubli ng kanyang sarili bilang isang lalaki upang makipagkompetensya sa paligsahan. Magiging mahirap kung malaman ng New World Royals. Hindi ba mas mahusay kung naging magalang siya mula sa simula? Ngumiti si Daryl at dahan-dahang sinabi, hindi kami magkakilala, bakit kita tutulungan na itago ang lihim? Sigurado akong pinagsisisihan mo ito ngayon para sa pagsubok na maging sasi sa akin. Balisa si Parker habang hinahawakan ang manggas ni Daryl. Mangyaring ituring ito na parang ako nagmamakaawa sa'yo. Mangyaring huwag sabihin sa sinuman. Panipi. Napakalungkot kung kailangan niyang sumuko tulad ng pagdaan niya sa pauna. Mayroon siyang kung ano ang kinakailangan upang makapasok sa finals kasama ang kanyang mga talento pagkatapos ng lahat. Ngumiti si Daryl ngunit walang sinabi. Ganap na nagpanik si Parker at kinagat ang labi. Bakit hindi kita isama sa isang piging? Sa tirahan ng Gobernador General dahil mayroon akong paanyaya. Panipi. Tumingin si Parker kay Daryl at nagpatuloy, ang Gobernador General ay maganda. Tanyag na tao sa tabi ng New World Emperor, kaya ang mga dumalo sa piging. Ngayong gabi ang mga mas nakaka-impluensyang numero sa mga patimpalak. Ano ka ba isipin mo? Panipi. Kinagat ng mariin ni Parker ang labi. Ito ang kanyang pangunahin at makikipaglaban lamang siya kung ayaw pa rin itong bitawan ni Daryl. Si Daryl sa harapan niya ay mukhang isang ordinaryong tao na walang background. Kahit ano, dapat niyang isaalang-alang ang kanyang sarili na pinagpala ng kanyang mga ninuno para sa katotohanan na maaaring dumalo siya sa piging sa tirahan ng Gobernador General. Ang piging sa tirahan ng Gobernador General. Nag-isip sandali si Daryl nang marinig ito at tumango bago sabihin, magbibigay ako. At dumalo sa salo-salo kasama mo ngayong gabi na nakikita mo kung gaano ka taos puso. Panipi. Hindi niya kailangang magalit sa kanya dahil nabunggo lang siya nito. Higit sa lahat, ang Gobernador General ay isang taong malapit sa bagong daigdig. Si Emperor at marahil ay maaari niyang suriin ang sitwasyon ni Yvette. Daryl, ay hindi alam na ang Gobernador General ay si Florian Darby noon. Nagpakawala ng maluwag si Parker nang makita ang kasunduan ni Daryl. Hindi mapigilan ni Daryl na magtanong ng mausisa sa sandaling iyon, hindi ko pa rin alam ang iyong pangalan. Bakit mo pinagkubli ang iyong sarili bilang isang lalaki upang sumali sa paligsahan? Panipi. Tumawa si Parker at may pagmamalaking sumagot, ako. Ako si Parker Johan mula sa fame. Manor ng espada ng kontinente ng dilaw na dagat. Pangunahin ako dito upang patunayan ang aking mga talento. Ay kasing ganda kung hindi mas mahusay kaysa sa sino mang tao. Panipi. Ano?
ang Thin Swords Manor. Natigilan si Daryl at lihim ng gulat. Bagaman hindi pa siya nakapunta sa Yellow Sea Continent, matagal na niyang narinig ang tungkol sa mga kilalang swords ng Yellow Sea Continent Manor na sandata sa paghahanap ng pamilya kasama ang mga komunikasyon sa pagitan ng siyam na mga darling na matagal nang nabuksan. Hindi niya inaasahan na makakasalubong ang isang tao mula roon. Hindi mapigilan ni Parker na tanungin sa sandaling iyon, "Kumusta naman kayo? Ano ang iyong pangalan?" Ngumiti si Daryl at sinabing, "Ako si Luca Moonlight." Hindi mapigilan ni Parker na palihim na bumulong sa sarili, "Luca Moonlight. Isang kakaibang pangalan parang pangalan ni a woman." Nag-abala siyang magsabi pa nang may naisip sa isipan habang inaaway ang kanyang kamay. Ito ay isang deal noon, magkikita kami sa pasukan ng tirahan ng gobernador-general na ito kasab Beth Eminet Comel, Manco Acre. Tumalikod si Parker at umalis na. Ngumiti si Daryl at mabilis na bumalik sa inn nang makita ang paglayo ng kanyang figure palayo. Gabi na, ang buong New World Royal City ay mahusay na naihilawan. Ang mga lansangan ng Royal City ay buhay na buhay sa dami ng tao. Pagkatapos ng pauna sa panahon ng araw, ang mga kalaban maging ito ang kompetisyon sa panitikan o ang kompetisyon ng martial arts, lumabas upang makapagpahinga. Mas buhay pa ito sa loob ng isang mansyon sa Royal City. Ang pasukan ay mayroong isang malaking palatandaan na sumulat ng Darby's Residence at Gobernador General sa tabi nito. "Ayan eh, pound out tear bomb seste, oya." Siya ay nasa bagong daigdig ng halos ayol taon. Nagsimula siya bilang isang maliit na opisyal at dahan-dahang umakyat hanggang sa sandaling iyon siya ay naging ministro ng rights at gayon din ang gobernador-general, mga posisyon na may hawak na malalaking kapangyarihan. Gayunpaman, ambisyoso si Florian, hindi pa nasiyahan sa katanyagan at kayamanan na mayroon siya. Naipon. Ang paligsahan sa martial arts sa kasal ay nakakuha ng maraming bayani at talento mula sa lahat ng siyam na mainland, kaya't kinuha ni Florian ang pagkakataong ito upang magdaos ng isang salo-salo at anyayahan ang mga may mataas na katayuan upang mapalawak ang kanyang network. Ang paninirahan sa Darby ay pinalamutian ng isang buhay na kapaligiran sa sandaling iyon kasama ng marami mga inanyayahang may mataas na katayuan na katayo si Florian na nakangiti sa pasukan ng main hall na may marangal at marangal na tingin sa kanya matikas na satin shirt habang tinatanggap ang mga panauhin sa oras na iyon. Nakatayo si Yumi sa tabi niya na may pulang mahabang damit na nagpamalas ng kanyang perpektong figure. Marami taon na ang lumipas pa siya ay nakakaakit pa rin at kaakit-akit tulad ng dati. Si Florian ay hindi masabi na nasa sabik sa sandaling iyon. Pagkatapos ng piging ngayong gabi, ang kanyang social network ay lalawak mula sa bagong daigdig hanggang sa ibang mga mainland pati na rin kung tama ang paglalaro ng kanyang cards. Sa hinaharap, gagawin niya magkaroon ng mga kaibigan sa buong siyam na mainland at iyon ay magiging mas madali para sa kanya o kamit Lakaway, Iset Beth, Smibithin Isla ni Florian ang kamay ni Yumi at may kumpiyansang sinabi sa sandaling iyon, "Mahal, maghintay ka muna, bumuo ako ng isang mahusay na relasyon sa iba pang mga mainland at makakahanap kami ng isang pagkakataon na maluwalhati na bumalik sa Donghai City." SRV Mua Ayo It MEMS HEMS May Bermel Lem War May, ASEL. Mga sekta ng World Universe. Siya ay isang mataas na opisyal na may suporta sa New World Emperor para doon. Sandali, nais niyang makita kung ano ang maaaring gawin sa kanya ng mga sekta na iyon kapag siya ay bumalik sa World Universe. Ham! Tumanggaw si Yumi kasama ang kanyang magandang mukha na puno ng kaligayahan. Siya at si Florian ay tulad ng mga refugee dati, samantalang sa kasalukuyan ay nasiyahan sila sa hindi mabilang kaluwalhatian at kayamanan. Tuwang-tuwa na tumakbo ang isang tagapaglingkod at sinabi kay Florian habang pinag-uusapan nila, "Guro, ang deputy sect master ng Incandescent Sect, si Mateo Hansen, ay dumating." Panipi. Nanginginig ang tono ng alipin na may mukha na puno ng paghanga sa sinabi niya. Kahit dumalo sa piging ang deputy sect master ng deputy sect na sekta. Dapat si Master Darby
nakakuha ng maraming respeto mula sa iba. Mabilis. Kabanata 1449. Si Florian ay masigla at natuwa bago siya kaagad tumungo sa punong. Pasukan, mabilis, maligayang pagdating sa kanya. Sumunod naman si Yumi. Si Florian at Yumi ay labis na natuwa sa sandaling iyon. Haha, si Mateo Hansen ay isang tanyag na tao sa mundo ng bagong daigdig ng ang mga nagtatanim at para tanggapin ni Mateo ang kanyang paanyaya ay nangangahulugan na ipinakita niya ang mahusay kay Florian respeto. Napansin nila si Mateo na dahan-dahang lumapit sa kanila habang sinasamahan ni Ambrose Darby nang nasa main entrance na sila. Tuwang-tuwa si Florian at mabilis siyang tinanggap bago sinabi sa kanyang sukdulan magalang at nasa sabik na tono, "Nako, Master Hansen, maligayang pagdating sa aking mapagpakumbabang tahanan. Iyong ang pagkakaroon ay magiging isang malaking pagpapala sa aking Darby residence. Masyado kang magalang, Master Darby." Ngumiti si Mateo at binati si Florian ng isang kamao palad si Biveco SUC Tuibi Makhirem MLMVE, Jim Bitem Manam et Simos ay emaas buong kabab ang loob mong inanyayahan kaming mga iskolar at magsasaka na tulad ko. Karangalan kong dumalo. Si Mateo ay may isang mayabang na personalidad at hindi man lamang tumingin kay Florian kung ito ang itgayon paman, si Mateo ay hindi gaanong nagmamataas matapos ang labis na pagdaan sa lahat ng ito taon. Ngumiti siya at tatanggapin ang sino mang nakita niya sa sandaling iyon. Dagdag pa ang mahalaga, nandoon si Mateo upang sumali sa martial arts marriage tournament. Siya natural na kinailangan bumuo ng mabuting ugnayan sa mga tao kanino ng bagong daigdig shit LOU Willie, haha. Mahusay, galing, pasok ka dali, magsisimula na ang piging. Salita ni Mateo pinalutang si Florian sa ulap ng siyam habang ngumiti siya ng malawak. Ngumiti si Mateo at naglakad papasok sa main hall. Gasp! Agad na nagulo ang mga panauhin sa main hall. Si Master Darby ay dapat maging isang kamangha-manghang figure para kahit na si Master Hansen ay narito. Oo. Si Master Darby ay pinaburan ng kanyang kamahalan kaya kahit na si Master Hansen syempre ay kailangang magbigay yon. Si Florian ay puno ng mga ngiti nang marinig ang kanilang mga puna na labis na nasiyahan sa kanya. Panloob na pakiramdam ng kataasan. Walang sino man ang maglakas loob na tumingin sa kanya sa hinaharap bilang pantay. Si Mateo Hansen ay kaibigan niya mula sa sandaling iyon pataas. Sa labas ng Darby Residence sa sandaling iyon, nagtanong si Daryl sa paligid at sa wakas natagpuan ang lugar. Napansin niya si Parker mula sa malayo na nakatayo doon. "Humihingi ako ng paumanhin na hinintay ka." Ngumiti si Daryl habang papalapit sa kanya at nakakahiyang sabi. Asterisk 6. Ang Darby Residence na ito ay napakahirap hanapin. Deveu Suat Sebrim Simti Ace It Coma Osem LT Beetle. Lalo na nagpalit ng damit si Parker. Bagaman mayroon pa itong isang pang-iskolar na hitsura, ito ay hindi mailalarawan ang matamis at naka-istilong. Samantala, si Daryl ay nasa damit pa rin na suot niya sa kompetisyon. Ang uri ng pinapayagan siyang lubos na ordinaryong mga damit upang makihalo sa karamihan ng tao. Ngumiti si Parker. "Dumating lang din ako." Tiningnan ni Parker ang damit ni Daryl at lihim na nakasimangot. Nagbihis din ang lalaking, te casual na dumalo sa piging ng gobernador general. Hindi ba siya makapagbihis ng kaunti? Sa sandaling ito, sinuri ng mga bantay ang paanyaya ni Parker at pinapasok sila. Ang bantog na master na si Sword Manor ay dumating na. Si Florian at Yumi ay mabilis na lumapit sa kanila sa anunsyo. Ngumiti si Florian kay Parker at sinabing, "Haha, Master Johan. Karangalan ko na magkaroon ka dito, pasok ka, pasok ka." Sa totoo lang, hindi pamilyar si Florian kay Parker. Gayunpaman, ang famed Swords Manor ay sikat at hindi rin namalayan ni Florian na si Parker ay isang ginang na tulad ng wala sa sino man inaasahan ang isang ginang na nagkukubli dahil ang pamilya ng famed Swords Manor ay nagkaroon ng maraming anak na lalaki at si Ian Dilly. Sa parehong oras, hindi sumulyap si Florian kay Daryl ng isang beses. Tunay na bihis si Daryl at inisip ni Florian na si Daryl ay si Parker. Chia,
Os. Ngumiti si Parker at binati si Florian. Gumagamit si PF ng Quirsrower Jet Billy. Asterisk 6. Pareho silang dalawa. Sinilip ni Daryl ang tingin kay Florian bago sukatin. Yumi up na ang sexy pa rin matapos hindi siya makita ng maraming taon. Kabanata 1450. Gayunpaman, hindi makakalimutan ni Daryl ang masasamang puso ni Yumi sa ilalim ng gandang iyon hitsura. Hindi niya makakalimutan ang paninira sa kanya ni na Florian at Yumi. Ito ay dahil sa kanila na siya ang sinisisi bilang halimaw na damumi sa kanya. Kapatid, sinigawan ng mga Donghai, at sinipa palabas ng pamilyang Darby. Siya ay kahit na nakatarget sa buong mundo ng mga magsasaka ng World Universe. Bagaman lumipas ang mga pangyayaring iyon at nagawa niyang muling makuha ang kanyang reputasyon, hindi niya makakalimutan ang tungkol dito. RSOC Army SAAs Melk My Dries Ere E, O May Lilisim Item Lamers. Pinakamahalagang sandali sa panahon ng kaguluhan ng palasyo na sanhi niya sa kurso ng paghahanap paghihiganti para sa kanyang Panginoon Ford South. Maaaring namatay siya sa kamay ni Florian kung hindi para kay Yvette na nagligtas sa kanya sa isang pag-uugali. Hindi nakalimutan ni Daryl na maghihiganti, subalit hindi niya inaasahan na makakasalubong niya silawa. Mas nagulat si Daryl na ang salo-salo ay ginanap ni Florian na si Parker. Nabanggit ay ang gobernador-general. Asterisk 6. Kayong dalawa ang nagawa ng labis na pinsala sa akin dati, ngunit hindi pa kayo nakakuha. Kung ano ang nararapat sa iyo. Sa kabaligtaran, pareho kayong nabubuhay ng maayos. Kudlit. Lihim na kinuyam ng mga kamao ni Daryl ang kaisipang iyon. Sa totoo lang, nais ni Daryl na agad na kumilos kung hindi dahil sa pangangailangan na magpatuloy. Nakikipagkompetensya sa paligsahan sa martial arts sa Kasal Bahrain Leroy Cream in Ob It Is Real Subom Imo Gaano Kabastusan para sa ilang walang tao ngunit isang disipulo lamang kaya walang pakundangan na pag-anggol sa kanya. Nakasimangot din si Florian sa tabi niya. Gayunpaman, wala siyang magawa dahil kay Parker S. Betmir RLOE. Hindi nakilala ni na Florian at Yumi sa sandaling iyon ang lalaking nasa harapan nila. Daryl, ang taong nais nilang matanggal kahit sa kanilang mga pangarap. Agad na naging kakaiba ang kapaligiran. Hindi mapigilan ni Parker na mapansin ang pagiging kakaiba ni Daryl at marahang tinanong, ano ang nangyayari? Sa, kilala mo ang gobernador-general. Panipi. Hindi. Lihim na bumitiw si Daryl at napilitang ngumiti bilang sagot. Agad na binawi ni Daryl ang kanyang tingin at nagkunwaring isang mapagpakumbabang tao nang siya sinabi na. Nabanggit ng Eldest Dragon na ang maskara ay medyo batayan at hindi siya dapat. Colstets IEOM, well me, ere ets will, tingnan ang Ace Boy A8B. Wala nang sinabi si Parker at inakay na lang si Derry sa main hall. Asterisk 6. Maraming tao dito. Agad na natigilan si Daryl ng pagpasok niya lang nang mapansin niya ang maraming pamilyar burahin ang bubuyog. Ang Wyatt Yenes ni Wudang, Kilenk Dako ng Middle Terra, at iba pang pamilyar na mga figure, lahat ay mga tanyag na tao mula sa kani-kanilang mainland. Swoosh! Ang mga mata ni Daryl ay bumagsak kay Mateo Hansen sa susunod na segundo. Asterisk 6, kahit nandito siya. Bomb antong hininga si Daryl. Pasalamat siyang nagpigil sa pakikipag-away Florian. Kung hindi man, hindi siya makakatalikod ng ligtas sa napakaraming makapangyarihang tao mga nagtatanim doon. Si Daryl ay nasa masamang pakiramdam sa sandaling iyon at nais lamang agad na umalis, ngunit napagtanto niya na aakit ito nang hindi kinakailangang pansin kung aalis siya kaagad. Mapipigilan lamang ni Daryl ang kanyang emosyon at sinundan si Parker sa piging pagkatapos Fefilchi at Levels. Karamihan sa mga panauhin ay dumating sa oras na iyon. Si Mateo ay isang malakas at tanyag. Figure, kaya siya ay nakaayos upang umupo sa master table ni Florian. Si Parker ay mula sa Famed Sword Manor, kaya't ang upuan niya ay nasa harap din.
Si Daryl ay umuupo na sa tabi ni Parker sa kanilang mga upuan nang sinabi ng isang hindi nasisiyahan na tinig, "Hoy!" Isang batang lalaki ang lumakad at sukatin si Daryl bago tumingin sa kanya ng malambing. Yuto alam ir aizel sakre eri rursha iay. Ang taong ito ay si Geoff Jefferson, isang batang master mula sa isang South Cloud World. Paglilinang pamilya na dati ay mayabang. Siya ay lubos na hindi nasisiyahan sa. Nakikita si Daryl, na inuupuan. Inisip din ni Geoff na si Daryl ay alagad ni Parker. Swoosh! Ang lahat ng mga bisita ay sumulyap kay Derry, nang instant na iyon nang marinig ang kaguluhan. Awkward si Daryl at mapait na ngumiti bago tumingin kay Parker sa kinauupuan niya. Jolay! Panay ang sinabi ni Parker, just find another seat later. Hindi niya tinignan si Derry, sa sinabi niya na. Nakatitig ang tingin niya sa nakaupo. Sa tapat niya lahat ng lundo at komportable, Kilenk Dako. Tama iyon, si Kilenk ay sinamba ng maraming mga batang babae kasama na si Parker bilang talino henyo ng gitnang Terra. Si Parker ay hindi pa nais na dumalo sa piging dahil natatakot siya sa kanya. Ilalantad ang disguise ng crossdressing. Gayunpaman, dumating siya sa oras na alam niya darating si Kilenk. Tinatrito lamang ni Parker si Daryl tulad ng ibang ordinaryong paligsahan kung saan dapat siya narating nagpapasalamat na maaari siyang makadalaw kahit papaano sa piging. *. Nagpaplano ba siya na iwan na lang ako mag-isa kapag dinala niya ako? Kudlit. Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak nang maramdaman ang kawalang malasakit ni Parker. Ano pa ang paninindigan mo dito? Si Geoff sa sandaling iyon ay walang pasensya na sinabi, umalis ka po at Maraming mga nakapaligid na tao ang tumawa nang sinabi niya iyon habang binibigyan nila ng katatawanan si Daryl. Tingnan mo. Ang taong masyadong maislan sa pananamit ay medyo kawili-wili. Napakasimple ng pag-iisip niya, sa tingin pa niya ay panauhin siya sa kabila ng pagiging alagad lamang. Kudlit. Sinabi ng matandang mayordoma ni Darby Residence kay Daryl, dapat ikaw ay Master Johans. Alagad. Mangyaring sundin ako sa iyong upuan sa silid ng silid. Panipi. *. Tinatrato niya talaga ako bilang isang lingkod. Biglang nagalit si Daryl nang marinig ang mga salitang iyon. Gusto niyang lumingon at umalis ngunit nagpigil pa rin. Nagsimula ang salo-salo nang umabot siya sa silid ng silid at umupo. Kahit na ang gilid na silid at pangunahing bulwagan ay hinati lamang sa isang kurtina, ang paggamot na tanggap nila ay malaki ang pagkakaiba. Gayunpaman, kinuha ni Daryl ang kanyang mga kagamitan at nagsimulang kumain nang hindi nag-aalala sa sitwasyon. Sa kurso ng kanyang pagkain, napansin niya ang bata sa tabi ng pangunahing bulwagan si Mateo ay tila nasa masamang pakiramdam din na para bang pinipigilan niya ang kanyang galit. Ang batang iyon ay walang iba kundi si Ambrose. Si Ambrose ay nakatingin kay Yumi at Florian sa sandaling iyon habang lihim na nakakupkup sa kanya Stig with 80 petted o maklaksariri beam imet little a naintindihan ni Mateo ang kanyang ugali at ugali habang sinusundan siya ni Ambrose ng marami taon. Malinaw na napansin niyang may naka-off kay Ambrose sa oras na iyon. Marahan at marahang sinabi ni Ambrose, "Guro, ang asawa ni Gobernador General Darby na ito ay hindi isang mabuting tao." Hindi mapigilan ni Ambrose na tumingin kay Yumi na may puot habang sinabi ito. Binisita sila ni Yumi 7 taon na ang nakararaan ng biolohikal na ina ni Ambrose, si Monica. Si Von ay nanatili sa palasyo ng Guangping at hindi tuwirang tinawag siyang bastard. Bagaman sa oras na iyon si Ambrose ay 2 o 3 taon lamang, malinaw pa rin siya naalala. Tumawa si Mateo at pinayuhan si Ambrose nang may katuturan sa pagdinig ng kanyang mga reklamo, hehe. Ambrose, lahat ng ito ay nakaraan kahit na mayroon kang hindi masayang karanasan sa sila. Bilang karagdagan, dumating kami sa piging ngayon. Upang makapagpakita lamang dahil hindi talaga ako dito upang makipagkaibigan kay Florian, kaya huwag kang magtrabaho dito. Naiintindihan mo ba? Mahinang sabi ni Mateo na siya lang at si Ambrose ang nakakarinag.
Ham. Tumango si Ambrose at wala nang sinabi. Ang piging ay nagsimula na sa sandaling iyon. Si Florian ay magaling makipag-usap at lumikha ng isang buhay na kapaligiran bilang mga panauhin at host sa lalong madaling panahon nagsimula makisalamuha sa bawat isa sa isang buhay at masayang pamamaraan. Si Daryl na nakaupo sa gilid na silid ay hindi interesado sa paghahalo man lang. Siya. Sa halip lihim na binigyang pansin sina Florian at Mateo nang makita silang nag-uusap at tumatawa sa bawat isa. Gumamit siya ng higit na pagsisikap upang makinig sa kung ano ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa haha, Master Hansen, mahusay ang pagtitiis mo sa alkohol. Master Darby, ikaw din. Master Hansen, mayroong isang bagay na sa palagay ko maaari kaming magtulungan. Si Daryl Darby ay kaaway mo at gusto ko din siyang mapupuksa. Sigurado akong makakamit natin ito basta't nagtutulungan tayo. Haha. Isa sa alang-alang ko ito. Maraming salamat mga Camaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Camaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.